Ikalawang Kronika. Humingi si Solomon ng karunungan. Unang Kabanata. Naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sa kaharian niya dahil kasama niya ang Panginoon na kaniyang Diyos at siya'y ginawa niyang makapangyarihan. Nakipag-usap si Solomon sa lahat ng mga Israelita, sa mga commander ng mga libo-libo at daan-daang mga sundalo, sa mga hukom, sa lahat ng pinuno ng Israel, at sa mga pinuno ng mga pamilya. Pagkatapos, umalis si Solomon at ang lahat ng tao papuntang sambahan sa matataas na lugar sa Gibeon dahil naroon ang toldang tipana ng Diyos. Ang toldang ito ay ang ipinagawa ni Moises na lingkod ng Panginoon sa disyerto. Nang panahong iyon, nailipat na ni David ang kahon ng kasunduan ng Diyos mula sa Kiriat Jearim papunta sa toldang inihanda niya para rito, doon sa Jerusalem. Ngunit ang tansong altar na ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur ay naroon pa sa Gibeon sa harap ng tolda ng Panginoon. Kaya doon nagtipon si Solomon at ang lahat ng tao para magtanong sa Panginoon. Pagkatapos, umakyat si Solomon sa tansong altar sa presensya ng Panginoon sa toldang tipanan at naghandog siya ng 1,000 handog na sinusunog. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, "Humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo." Sumagot si Solomon, "Pinakitaan niyo po ng malaking kabutihan ang amakong si David at ngayon, ipinalit niyo ako sa kanya bilang hari. Kaya ngayon, Panginoong Diyos, tuparin niyo po ang pangako niyo sa aking amang si David dahil ginawa niyo po akong hari ng mga taong kasindami ng buhangin. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman para mapamahalaan ko ang mga taong ito. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa mga mamamayan ninyo na napakarami?" Sinabi ng Diyos kay Solomon, "Dahil humingi ka ng karunungan at kaalaman sa pamamahala ng aking mga mamamayan na kung saan ginawa kitang hari at hindi ka humingi ng kayamanan o karangalan o kamatayan ng iyong mga kalaban o mahabang buhay, ibibigay ko sa iyo ang iyong hinihingi. At hindi lang iyan, bibigyan din kita ng mga kayamanan at karangalan na hindi pa nakamtan ng sinumang hari noon at sa darating na panahon." Pagkatapos, umalis si Solomon sa toldang tipanan doon sa sambahan sa matataas na lugar na nasa Gibeon at bumalik sa Jerusalem at naghari siya sa Israel. Ang mga kayamanan ni Solomon. Nakapagtipon si Solomon ng 1,400 karwahe at 12,000 kabayo. Inilagay niya ang iba nito sa mga lungsod na taguan ng kanyang mga karwahe at ang iba'y doon sa Jerusalem. Nang panahong siya ang hari, ang pilak at ginto sa Jerusalem ay parang ordinaryong mga bato lang at ang kahoy na sedro ay kasindami ng ordinaryong mga kahoy na sikomoro sa mga kaburulan sa kanluran. Ang mga kabayo ni Solomon ay nagmula pa sa Ehipto at sa Silisya. Binili ito sa Silisya ng kanyang mga tagabili sa tamang halaga. Nang panahong iyon, ang halaga ng karwahe na mula sa Ehipto ay 600 pirasong pilak at ang kabayo ay 150 pirasong pilak. Ipinagbili rin nila ito sa lahat ng hari ng mga Hiteyo at mga Arameyo. Ang paghahanda sa pagpapatayo ng templo. Ikalawang Kabanata. Nag-utos si Solomon na magpatayo ng templo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon at ng palasyo para sa kanyang sarili. Nagpatawag siya ng 70,000 tagahakot, 80,000 tagatabas ng mga bato sa mababang bahagi ng bundok, at 3,600 kapatas. Nagpadala si Solomon ng ganitong mensahe kay Haring Hiram ng Tyre, "Padalhan mo ako ng mga kahoy na sedro gaya ng ipinadala mo sa aking amang si David nang nagpatayo siya ng palasyo niya. Magpapatayo ako ng templo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon na aking Diyos. Magiging banal ang lugar na ito na pinagsusunugan ng mabangong insenso, hinahandugan ng banal na tinapay, pinag-aalayan ng mga handog na sinusunog tuwing umaga at gabi at sa araw ng pamamahinga, sa pista ng pagsisimula ng buwan, at sa iba pang mga pista sa pagpaparangal sa Panginoon na aming Diyos.
Ang tuntuning ito ay dapat tuparin ng mga Israelita magpakailanman. Napakalaki ng templo na itatayo ko, dahil makapangyarihan ang aming Diyos kaysa sa ibang mga Diyos. Ngunit sino nga ba ang makakagawang magpatayo ng templo para sa Kanya? Sapagkat kahit ang pinakamataas na kalangitan, hindi magkakasya para sa Kanya. Kaya sino ba ako na magpapatayo ng templo para sa Kanya? Ang maitatayo ko lang ay ang lugar na pinagsusunugan ng mga handog sa Kanyang presensya. Kaya ngayon padalhan mo ako ng taong mahusay gumawa sa mga ginto, pilak, tansot bakal, at mahusay gumawa ng telang kulay ube, pula at asul, at mahuhusay na manguukit. Gagawa siya kasama ng aking mahuhusay na manggagawang taga-Huda at taga-Jerusalem na pinili ng aking amang si David. Padalhan mo rin ako ng mga kahoy na sedro, sipres at algum mula sa Lebanon. Dahil alam kong mahusay ang mga tauhan mo sa pagputol ng kahoy, tutulong ang mga tauhan ko sa mga tauhan mo sa paghahanda ng maraming kahoy, dahil malaki at maganda ang templo na itatayo ko. Babayaran ko ang iyong mga tagaputol ng kahoy ng 100,000 sako ng trigo, 100,000 sako ng sibada, 110,000 galon ng katas ng ubas, at 110,000 galon ng langis ng ulibo. Ito ang sulat na isinagot ni Haring Hiram ng Tyre kay Solomon. Dahil iniibig ng Panginoon ang kanyang mga bayan, ginawa kanyang hari nila. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na gumawa ng langit at lupa. Binigyan niya si Haring David ng matalinong anak na puno ng kaalaman at pangunawa, na magtatayo ng templo para sa Panginoon, at ng palasyo para sa kanyang sarili. Ipapadala ko sa iyo si Huram Abi na isang mahusay na manggagawa. Ang kanyang ina ay mula sa Dan, at ang kanyang amay mula sa Tyre. Dalubhasa siya sa paggawa sa ginto, pilak, tanso, bakal, bato at kahoy, at sa paggawa ng telang kulay ube, pula at asul, at pinong telang linen. Dalubhasa siya sa kahit anong uri ng pag-ukit, at makakagawa siya ng anumang uri ng disenyo na ipapagawa mo sa kanya. Gagawa siya kasama ng iyong manggagawa at ng mga manggagawa na pinili ng kagalang-galang na si David na iyong ama. Ngayon kagalang-galang na Solomon, ipadala mo sa amin ang trigo, sibada, alak at langis ng ulibo na iyong ipinangako, at puputulin namin ang maraming kahoy na kailangan mo. Pagkatapos, idudugtong namin na parang balsa at palulutangin sa dagat papunta sa Joppa, at kayo na ang magdadala nito sa Jerusalem. Sinensus ni Solomon ang lahat ng dayuhan gaya ng ginawa ni David na kanyang ama, at ang bilang ay 153,600. Ginawa niya ang 70,000 sa kanila na tagahakot, 80,000 tagatabas ng bato sa mababang bahagi ng bundok, at ang 3,600 kapatas na mamamahala sa mga manggagawa. Nagpatayo si Solomon ng templo sa Jerusalem. Ikatlong kabanata. At sinimulan na ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon sa Jerusalem, doon sa bundok ng Moriah, kung saan nagpakita ang Panginoon sa aman niyang si David. Doon niya ito ipinatayo sa giikan ni Arauna na Jebuseo, ang lugar na inihanda ni David. Sinimulan niya itong ipatayo noong 2nd araw ng 2nd buwan, nang 4th na taon ng paghahari niya. Ang pundasyon ng templo ng Diyos ay may taas na 90 talampakan at lapad na 30 talampakan. Ang balkonahe sa harapan ng templo ay 30 talampakan ang lapad, gaya ng lapad ng templo, at ang taas ay 30 talampakan din. Pinabalutan ni Solomon ang loob nito ng purong ginto. Pinadingdingan niya ang bulwagan ng templo ng kahoy na sipres, at pinabalutan ng purong ginto, at pinalamutian ng mga disenyo na palma at mga kadena. Nilagyan din niya ang templo ng mga palamuti na mamahaling bato at ginto na galing pa sa Parvaim. Pinabalutan niya ng ginto ang mga biga, hamba ng pintuan, mga dingding at mga pintuan, at pinaukitan niya ng kerubin ang mga dingding. Ang pinakabanal na lugar ay may lapad na 30 talampakan at may haba na 30 talampakan din, na gaya ng lapad ng templo. Ang loob nito'y binalutan ng mga 21 toneladang ginto. Ang mga pako ay ginto na may timbang na kalahating kilo. Ang mga dingding sa itaas na bahagi
ay binalutan din ng ginto. Nagpagawa si Solomon sa loob ng pinakabanal na lugar ng dalawang kerubin at pinabalutan ito ng ginto. Ang bawat kerubin ay may dalawang pakpak at ang bawat pakpak ay may habang 7 kalahating talampakan. Kaya ang kabuuang haba ng nakalukob na mga pakpak ng dalawang kerubin ay 30 talampakan. Ang kabilang dulo ng kanilang pakpak ay nagpapang-abot at ang kabilang pakpak nito ay nakadikit sa dingding. Ang kurtina na nakatakip sa pinakabanal na lugar ay gawa mula sa pinong telang linen na asul, kulay ube at pula na may burdang kerubin. Ang dalawang haligi. Gumawa rin si Solomon ng dalawang haligi sa harapan ng templo na ang taas ng bawat isa ay 52 talampakan. Ang bawat haligi ay may hugis ulo na ang taas ay 7 kalahating talampakan. Ang bawat hugis ulo ng haligi ay nilagyan ng mga kadena na may nakasabit na mga palamuting. Ang korte ay parang prutas na pomegranata. Ang mga palamuting ito ay 100 piraso. Ipinatayo niya ang mga haligi sa harapan ng templo. Ang isa'y sa gawing timog at ang isa'y sa gawing hilaga. Ang haligi sa gawing timog ay tinawag niyang Jakin at ang haligi sa gawing hilaga ay tinawag niyang Boaz. Ang kagamitan ng templo. Ika-4 na kabanata. Nagpagawa rin si Solomon ng tansong altar na 30 talampakan ang haba, 30 talampakan ang lapad, at 15 talampakan ang taas. Nagpagawa rin siya ng malaking lalagyan ng tubig na parang kawa na tinatawag na dagat. Ang lalim nito ay 7 kalahating talampakan. Ang luwang ay 15 talampakan, at ang sukat sa paligid ay 45 talampakan. Napapalibutan ito ng 2 hanay ng palamuting hugis toro sa ilalim ng bibig nito. Ang mga palamuti ay kasama na ng gawin ito. Nakapatong ang sisidlan sa likod ng 12 tansong toro na magkakatalikod. Ang 3 toro ay nakaharap sa gawing hilaga. Ang 3 ay sa kanluran. Ang 3 ay sa timog. At ang 3 ay sa gawing silangan. Ang kapal ng sisidlan ay mga 3 pulgada. At ang ilalim nito ay parang bibig ng tasa na nakakurba palabas katulad ng namumukadkad na bulaklak ng liryo. At maaari itong malagyan ng 17,500 galong tubig. Nagpagawa rin siya ng 10 palanggana para paghugasan ng mga kagamitan sa mga handog na sinusunog. Inilagay ang 5 sa gawing timog at ang 5 ay sa gawing hilaga. Pero ang tubig sa lalagyan na tinatawag na dagat ay ginagamit ng mga pari na panghugas. Nagpagawa rin siya ng 10 lalagyan ng ilaw na ginto ayon sa plano at inilagay sa templo. 5 sa gawing hilaga at 5 sa gawing timog. Nagpagawa siya ng 10 mesa at inilagay sa templo. 5 sa gawing timog at 5 sa gawing hilaga. Nagpagawa rin siya ng 100 gintong mangkok na ginagamit sa pangwisik. Nagpagawa rin siya ng bakuran ng mga pari at maluwang na bakuran sa labas. Pinagawan niya ng mga pintuan ang mga daanan papasok sa bakuran ng templo at pinabalutan niya ng tanso. Inilagay niya ang sisidlan ng tubig na tinatawag na dagat sa gawing timog silangan ng templo. Nagpagawa rin siya ng mga palayok, mga pala at mga mangkok na ginagamit sa pangwisik. Natapos ni Huram ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Solomon para sa templo ng Diyos. Ito ang kanyang mga ginawa, ang 2 haligi, ang 2 parang mangkok na ulo ng mga haligi, ang 2 magkadugtong na mga kadenang palamuti sa ulo ng mga haligi, ang 400 palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranata. Nakakabit ang 2 hilera nito sa bawat magkadugtong na mga kadenang nakapaikot sa ulo ng mga haligi, ang mga kariton at mga planggana, ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat, at ang 12 tansong toro sa ilalim nito, ang mga palayok, mga pala, malalaking tinidor para sa karne, at ang iba pang kagamitan. Ang lahat ng bagay na ipinagawa ni Haring Solomon kay Huram na para sa templo ng Panginoon ay gawa lahat sa pinakintab na tanso. Ipinagawa ang mga ito ni Haring Solomon sa pamamagitan ng hulmahan na nasa kapatagan ng Hordan sa pagitan ng Sukot at Zaretan. Napakaraming tanso na ginamit ni Solomon, kaya hindi na kayang alamin ang eksaktong timbang nito. Nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ito para sa templo ng Diyos, ang gintong altar, ang mga gintong mesa na pinaglalagyan ng tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos,
ang mga patungan ng ilaw na purong ginto at ang mga lampara nito na pinapailaw sa harapan ng pinakabanal na lugar ayon sa tuntunin tungkol dito. Ang palamuting bulaklak, ang mga ilawan at ang mga pang-ipit na puro ginto lahat. Ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw, mga mangkok na ginagamit sa pangwisik, mga sandok at mga sisidlan ng insenso na puro ginto rin lahat. Ang mga pintuan ng templo at ang mga pintuan papasok sa pinakabanal na lugar na nababalutan ng ginto. Ikalimang Kabanata. Nang matapos na ni Solomon ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon, dinala niya sa bodega ng templo ang lahat ng bagay na itinalaga ng ama niyang si David, pati na ang ginto, tilak, at iba pang kagamitan. Dinala sa templo ang kahon ng kasunduan. Ipinatawag ni Haring Solomon sa Jerusalem ang mga tagapamahala ng Israel at ang lahat ng pinuno ng mga lahi at ng mga pamilya sa Israel para kunin ang kahon ng kasunduan ng Panginoon mula sa Zion, ang lungsod ni David. Pumunta silang lahat kay Haring Solomon noong panahon ng pista ng pagtatayo ng mga kubol ng 7th buwan. Nang magkatipo na ang lahat ng tagapamahala ng Israel, kinuha ng mga pari at ng mga levita ang kahon, ang toldang tipanan, at ang mga banal na gamit nito. Dinala nilang lahat ito sa templo. Naghandog si Haring Solomon at ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ng kahon ng kasunduan. Napakaraming tupa at baka ang kanilang inihandog. Hindi ito mabilang dahil sa dami. Pagkatapos, dinala ng mga pari ang kahon ng kasunduan ng Panginoon sa lugar nito, doon sa pinakaloob ng templo, sa pinakabanal na lugar, sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakalukob ang pakpak ng mga kerubin, kaya natatakpan ang kahon at ang mga hawakang pasanan nito. Itong mga hawakang pasanan ay mahaba. Ang dulo nito ay kita sa banal na lugar, sa harapan ng pinakaloob ng templo. Pero hindi ito makita sa labas ng banal na lugar. At naroon pa ito hanggang ngayon. Walang ibang laman ang kahon, maliban sa dalawang malalapad na bato na inilagay ni Moises noong nandoon siya sa Horeb, kung saan gumawa ng kasunduan ng Panginoon sa mga Israelita pagkatapos nilang lumabas sa Ehipto. Pagkatapos, lumabas ang mga pari sa banal na lugar. Ang lahat ng pari na naroon ay nagpakalinis, oras man ang kanilang paglilingkod o hindi. Ang mga musikerong levita na sina Asaph, Heman, Jedutun at ang kanilang mga anak at mga kamag-anak ay tumayo sa bandang silangan ng altar. Nakasuot sila ng pinong linen at tumutugtog ng pompyang, alpa at lira. Sinasamahan sila ng 120 pari na nagpapatunog ng trumpeta. Ang mga mang-aawit ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon na tinutugtugan ng mga trumpeta, pompyang at iba pang mga instrumento. Ito ang kanilang inaawit. Ang Panginoon ay mabuti. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pagkatapos, may ulap na bumalot sa templo ng Panginoon. Hindi na makaganap ang mga pari ng kanilang gawain sa templo dahil sa ulap. Dahil binalot ng makapangyarihang presensya ng Panginoon ang kanyang templo. Ika-anim na Kabanata. At nanalangin si Solomon, "Sinabi niyo po, Panginoon, na maninirahan kayo sa makapal na ulap. Nagpatayo po ako ng kahanga-hangang templo para sa inyo, na matatahanan niyo magpakailanman." Ang mensahe ni Solomon sa mga mamamayan ng Israel. At humarap si Haring Solomon sa buong kapulungan ng Israel na nakatayo roon at sila'y binasbasan. Sinabi niya, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako sa aking ama na si David, sapagkat sinabi niya, mula ng araw na inilabas ko ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto, hindi ako pumili ng lungsod sa kahit anong lahi ng Israel para pagtayuan ng templo sa pagpaparangal sa akin. At hindi rin ako pumili ng haring mamamahala sa mga mamamayan kong Israelita. Ngunit ngayon, pinili ko ang Jerusalem para doon pararangalan ang aking pangalan. At pinili ko si David para mamahala sa mga mamamayan kong Israelita. Nasa puso ng aking amang si David na magtayo ng templo sa pagpaparangal sa Panginoon, ang Diyos ng Israel.
Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, "Mabuti na naghahangad kang magpatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ngunit hindi ikaw ang magtatayo nito, kundi ang sarili mong anak. Siya ang magtatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan." Tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. "Ako ang pumalit sa aking amang si David bilang hari ng Israel, ayon sa pangako ng Panginoon. At ipinatayo ko ang templo para parangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nagpagawa ako ng lugar doon sa templo para sa kahon, kung saan nakalagay ang kasunduan ng Panginoon na kanyang ginawa sa mamamayan ng Israel." Ang panalangin ni Solomon para sa mamamayang Israel. Sa harap ng buong kapulungan ng Israel, lumapit si Solomon sa altar ng Panginoon at itinaas niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, tumayo siya sa tansong entablado na kanyang ipinagawa. Ito'y may haba at luwang na 7 kalahating talampakan at may taas na 4 kalahating talampakan. At lumuhod si Solomon sa harap ng mga mamamayan ng Israel na nakataas ang kanyang mga kamay. Nanalangin siya, "O Panginoon Diyos ng Israel, wala pong Diyos na katulad niyo sa langit o sa lupa. Tinutupad niyo ang inyong kasunduan at ipinapakita ang inyong pag-ibig sa inyong mga lingkod na sumusunod sa inyo ng buong puso. Tinupad niyo ang inyong ipinangako sa aking amang si David na inyong lingkod. Kayo po ang nangako at kayo rin ang tumupad sa araw na ito. At ngayon, Panginoon Diyos ng Israel, tuparin niyo po ang inyong ipinangako sa inyong lingkod na si David na aking ama, nang sinabi niyo po sa kanya, 'Laging sa angkan mo magmumula ang maghahari sa Israel, kung matapat na susunod sa akin ang mga angkan mo, tulad ng iyong ginawa.' Kaya ngayon, O Diyos ng Israel, tuparin niyo po ang ipinangako ninyo sa lingkod ninyong si David na aking ama. Ngunit makakatira nga po ba kayo, O Diyos, sa mundo kasama ng mga tao? Hindi nga kayo magkakasya kahit sa pinakamataas na langit. Ano pa kaya kung sa templo na ipinatayo ko? Ngunit pakinggan ninyo ako na inyong lingkod sa aking pananalangin at pagsusumamo, O Panginoon na aking Diyos. Pakinggan niyo ang panawagan at pananalangin ko sa inyong presensya. Ingatan niyo po sana ang templong ito araw at gabi, ang lugar na sinabi niyong kayo'y pararangalan. Pakinggan niyo po sana ako na inyong lingkod sa aking pananalangin sa harap ng altar na ito. Pakinggan niyo po ang mga kahilingan ko at ng mga mamamayan niyo kapag sila'y nanalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan niyo kami riyan sa inyong luklukan sa langit. At kung marinig niyo kami, patawarin niyo po kami. Kung ang isang tao ay pinagbintangang nagkasala sa kanyang kapwa at pinapunta siya sa inyong altar sa templo na ito para sumumpa na inosente siya, dinggin niyo po ito riyan sa langit at hatulan ang inyong mga lingkod, ang nagbintang at ang pinagbintangan. Parusahan niyo po ang nagkasala ayon sa kanyang ginawa at palayain ang walang sala para mahayag na inosente siya. Kung ang mga mamamayan niyong Israelita ay matalo ng mga kalaban nila dahil nagkasala sila sa inyo, at kung manumbalik sila at magpuri sa inyo at manalangin sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa langit. Patawarin niyo sila sa kanilang kasalanan at dalhin ninyo sila pabalik sa lupaing ibinigay ninyo sa kanila at sa mga ninuno nila. Kung hindi niyo pauulanin dahil nagkasala ang inyong mga mamamayan sa inyo, at kung manalangin po silang nakaharap sa templong ito at magpuri sa inyo at magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil pinarusahan niyo sila, dinggin niyo po sila riyan sa langit. Patawarin niyo po sila na inyong mga lingkod, ang inyong mga mamamayang Israelita. Turuan niyo po sila ng matuwid na pamumuhay at padalhan ng ulan ang lupain na inyong ibinigay sa kanila bilang pag-aari. Kung may dumating pong tagutom sa lupain ng inyong mga mamamayan, o salot, o malanta ang mga tanim, o peste sa mga tanim gaya ng mga balang at mga uod, o palibutan ng mga kalaban ang alinman sa kanilang mga lungsod, o sumapit man sa kanila ang kahit anong karamdaman, at kung mayroon po sa kanila na mananalangin o hihiling sa inyo, dinggin niyo po sila. Kung kinikilala po nilang dahil sa kanilang mga kasalanan, dumating ang mga pagtitiis at sakuna sa kanila, at manalangin po sila ng nakataas ang kanilang mga kamay na nakaharap sa templong ito,
Dinggin niyo po sila riyan sa inyong luklukan sa langit. Patawarin niyo po sila at gawin sa bawat isa ang nararapat sa kanilang mga ginawa. Dahil alam niyo po ang bawat puso nila. Tunay na tanging kayo lamang po ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Gawin niyo po ito para gumalang sila sa inyo at sumunod sa inyong pamamaraan habang nakatira sila sa lupaing ibinigay niyo sa aming mga ninuno. Kung ang mga dayuhan na nakatira sa malayong lugar ay makarinig ng inyong kadakilaan at kapangyarihan at pumunta sila rito para sumamba sa inyo at manalangin na nakaharap sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa inyong luklukan sa langit at gawin ang kahit anong hinihiling nila para ang lahat po ng tao sa mundo ay makakilala sa inyo at gumalang po sa inyo gaya ng inyong mga mamamayang Israelita at para malaman po nilang pinaparangalan kayo sa templo na aking ipinatayo. Kung ang inyo pong mamamayan ay makikipaglaban ayon sa inyong utos at kung mananalangin po sila sa inyo na nakaharap sa lungsod na ito na pinili nyo at sa templo na aking ipinatayo para sa karangalan ng inyong pangalan, dinggin nyo po ang kanilang mga dalangin at mga kahilingan diyan sa langit at bigyan sila ng tagumpay. Kung magkasala sila sa inyo, dahil wala kahit isa man na hindi nagkakasala, at sa inyong galit ay ipinatalo nyo sila sa kanilang mga kalaban at binihag at dinala sila sa malayo o sa malapit na lugar. At kung sa huli magbago ang kanilang mga puso roon at magsisi at magmakaawa po sa inyo na nagsasabi, "Nagkasala kami at napakasama ng aming mga ginawa," dinggin nyo po ang kanilang dalangin. Kung babalik po sila sa inyo ng buong puso't isipan doon sa lugar na pinagbihagan sa kanila at manalangin po sila na nakaharap sa lupaing ito na ibinigay nyo sa kanilang mga ninuno sa lungsod na ito na pinili po ninyo at sa templong aking ipinatayo para sa karangalan ng inyong pangalan, dinggin nyo po ang kanilang mga dalangin at mga kahilingan diyan sa inyong luklukan sa langit at bigyan sila ng tagumpay. Patawarin nyo po sila sa kanilang mga kasalanan laban sa inyo. O aking Diyos, sagutin nyo po sana ang mga dalangin na ginawa sa lugar na ito. Ngayon, Panginoong Diyos, pumunta na po kayo sa templo nyo kasama ng kahon ng kasunduan na simbolo ng inyong kapangyarihan. Sana'y lagi pong magtagumpay ang inyong mga pari at magsaya ang mga mamamayan ninyo sa inyong kabutihan. O Panginoong Diyos, huwag nyo pong itakwil ang pinili nyong hari. Alalahanin nyo po ang inyong ipinangako kay David na inyong lingkod na iibigin siyang lubos. Ang pagtatalaga ng templo. Ikapitong kabanata. Nang matapos ni Solomon ang kanyang panalangin, may apoy na bumaba mula sa langit at tinupok ang handog na sinusunog at ang iba pang mga handog at nabalot ng makapangyarihang presensya ng Panginoon ang templo. Hindi makapasok ang mga pari sa templo ng Panginoon dahil ang makapangyarihang presensya ng Panginoon ay bumalot sa templo. Nang makita ng lahat ng mga Israelita ang apoy na bumaba at ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ibabaw ng templo, lumuhod sila at sumamba sa Panginoon na may pasasalamat. Sinabi nila, "Ang Panginoon ay mabuti. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan." Pagkatapos, naghandog sa Panginoon si Haring Solomon at ang lahat ng mamamayan. Naghandog sila ng 22,000 baka at 120,000 tupat kambing. Sa ganitong paraan itinalaga ng hari at ng mga mamamayan ang templo ng Panginoon. Pumuwesto ang mga pari sa templo at ganoon din ang mga levita na umaawit. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Tinutugtog nila ang awit gamit ang mga instrumento na ipinagawa ni Haring David sa pagpupuri sa Diyos. Sa harap ng mga levita, ang mga pari ay nagpapatunog din ng mga trumpeta nila habang nakatayo ang lahat ng mga Israelita. Itinalaga ni Solomon ang bakuran sa harap ng templo ng Panginoon para roon mag-alay ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at mga taba bilang handog para sa mabuting relasyon. Dahil ang tansong altar na ipinagawa niya ay hindi kakasya para sa mga handog na ito. Nagdiwang pa si Solomon at ang lahat ng mga Israelita ng pista ng pagtatayo ng mga kubol ng 7 araw.
napakarami ng mga mamamayan na nagtipon mula sa Lebo hamat sa gawing hilaga hanggang sa lambak ng Ehipto sa gawing timog. Nang ikawalong araw, ginanap nila ang huling pagtitipon dahil ipinagdiwang nila ang pagtatalaga ng altar at ng buong templo nang ikapitong araw at nang pista ng pagtatayo ng mga kubol nang ikapituring araw. Kinabukasan na siyang ikadalawamputatlong araw nang ikapitong buwan, pinauwi ni Solomon ang mga tao. Umuwi sila na masaya dahil sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon kay David at kay Solomon at sa mga mamamayan niyang Israelita. Nagpakita ang Diyos kay Solomon. Nang matapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo, natapos niya ang lahat ng binalak niya para rito. At isang gabi, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Narinig ko ang panalangin mo, at pinili ko ang templong ito na lugar para pag-aalayan ng mga handog. Halimbawang hindi ko paulanin o kaya namay magpadala ako ng mga balang sa lupa na kakain ng mga tanim, o magpadala ako ng salot sa aking mga mamamayan. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit, at patatawarin ang kanilang kasalanan, at pagpapalain kong muli ang kanilang lupain. Papansinin ko sila, at pakikinggan ang kanilang mga panalangin sa lugar na ito. Dahil ang templong ito ay pinili kong isang lugar kung saan pararangalan ako magpakailanman. Iingatan ko ito, at laging aalagaan. At ikaw kung mamumuhay ka sa aking harapan, gaya ng iyong amang si David, at kung gagawin mo ang lahat ng ipinapagawa ko sa iyo, at tutuparin ang aking mga tuntunin at mga utos, paghahariin ko ang iyong mga angkan magpakailanman. Ipinangako ko ito sa iyong amang si David nang sabihin ko sa kanya, hindi ka mawawala ng angkan na maghahari sa Israel. Pero kung tatalikod kayo at hindi tutuparin ang aking mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, at kung maglilingkod at sasamba kayo sa ibang mga Diyos, palalayasin ko kayo sa lupain na ibinigay ko sa inyo, at itatakwil ko ang templong ito na pinili kong lugar para sa karangalan ng aking pangalan, at ito'y kukutsain at pagtatawanan ng lahat ng tao. At kahit maganda at tanyag ang templong ito, gigibain ko ito. Magugulat at magtataka ang lahat ng daraan dito at magsasabi, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupain at sa templong ito? Sasagot ang iba, dahil itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Ehipto, at naglingkod sila at sumamba sa ibang mga Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit pinadalhan sila ng Panginoon ng mga kasamaang ito. Ang iba pang naipatayo ni Solomon. Ikawalong kabanata. Pagkatapos ng 20 taong pagpapatayo ni Solomon ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo, muli niyang ipinatayo ang mga bayan na ibinigay sa kanya ni Hiram at pinatirhan sa mga Israelita. Ito rin ang panahong nilusob ni Solomon at inagaw ang Hamat Zoba. Ipinatayo rin niyang muli ang Tadmor na nasa disyerto at ang mga lungsod sa Hamat na pinaglalagyan ng kanyang mga pangangailangan. Pinatibay niya ang itaas at ilalim na bahagi ng Beth Horon. Pinaligiran niya ito ng mga pader at pinalagyan ng pintuan na may mga kandado. Ganito rin ang ginawa niya sa Baalat at sa iba pang mga lungsod na lagaya ng kanyang mga pangangailangan, mga karwahe at mga kabayo. Ipinatayo niya ang lahat ng gusto niyang ipatayo sa Jerusalem, Lebanon at sa lahat ng lupaing sakop niya. May mga tao pang naiwan sa Israel na hindi mga Israelita. Sila ang mga lahi ng mga Heteo, Amoreo, Perizeo, Hiveo at mga Jebuseo na hindi nalipol ng mga Israelita nang agawin nila ang lupain ng Kanaan. Ginawa silang alipin ni Solomon at pinilit na gumawa at nanatili silang alipin hanggang ngayon. Pero hindi ginawang alipin ni Solomon ang sinumang Israelita. Sa halip ginawa niya itong kanyang mga sundalo, mga kapitan ng kanyang mga sundalo, at mga commander ng kanyang mga mangangarwahe at mga mangangabayo. Ang 250 sa kanila ay ginawa ni Solomon na mga opisyal na namamahala ng mga gumagawa sa kanyang mga proyekto.
Nang matapos na ang palasyo na ipinagawa ni Solomon para sa kanyang asawa na anak ng Faraon, inilipat niya ang kanyang asawa roon mula sa lungsod ni David. Sapagkat sinabi niya, "Hindi pwedeng tumira ang asawa ko sa palasyo ni Haring David, dahil banal ang lugar na iyon, dahil naroon dati ang kahon ng Panginoon." Pagkatapos naghandog si Solomon ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon sa altar na kanyang ipinatayo sa harapan ng balkonahe ng templo. Tinupad niya ang utos ni Moises na maghandog ayon sa nararapat na ihandog araw-araw at sa panahon ng araw ng pamamahinga, pista ng pagsisimula ng buwan at ng tatlong pista na ipinagdiriwang taon-taon, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng pag-aani, at pista ng pagtatayo ng mga kubon. At ayon sa tuntunin ng ama niyang si David, pinagbukod-bukod niya ang mga pari at mga levita para sa kanilang mga gawain. Ang mga levita ang nangunguna sa mga tao sa pagpupuri sa Diyos, at sila ang tumutulong sa mga pari sa kanilang gawain sa templo araw-araw. Ibinukod din niya ang mga gwardya ng bawat pintuan sa templo, dahil ito ang utos ni David na lingkod ng Diyos. Sinunod ni Solomon ang lahat ng utos ni Haring David tungkol sa mga pari at mga levita at sa mga bodega. Natapos ang lahat ng ipinagawa ni Solomon sa templo mula sa paglalagay ng pundasyon nito hanggang sa matapos ito. Pagkatapos, pumunta si Solomon sa Ezion-Geber at Elat, sa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom. Pinadalhan siya ni Hiram ng mga barko na pinamahalaan ng sarili niyang mga opisyal na mahuhusay na mandaragat. Naglakbay sila kasama ng mga tauhan ni Solomon papuntang Ophir. At sa pagbalik nila, may dala silang mga 16 na toneladang ginto at dinala nila ito kay Haring Solomon. Dumalaw ang reyna ng Sheba kay Haring Solomon. Ikasyam na kabanata. Nang mabalitaan ang reyna ng Sheba ang katanyagan ni Solomon, pumunta siya sa Jerusalem para subukin ang karunungan ni Solomon sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Dumating siya nakasama ang marami niyang tauhan at may dala siyang mga kamelyo na kargado ng mga regalo ng mga pampalasa, napakaraming ginto at mamahaling mga bato. Nang makita niya si Solomon, itinanong niya rito ang lahat ng nasa kanyang isipan. Sinagot ni Solomon ang lahat niyang mga katanungan at walang anumang bagay ang hindi niya naipaliwanag sa kanya. Nang mapatunayan ng reyna ng Sheba ang karunungan ni Solomon at nang makita niya ang ganda ng palasyo na kanyang ipinatayo, lubos siyang namangha. Ganoon din nang makita niya ang pagkain sa mesa ng hari, ang pamamahala ng kanyang mga opisyal, ang paglilingkod ng kanyang mga alipin at mga tagasilbi ng kanyang alak na may magagandang uniforme, at ang mga handog na sinusunog na kanyang inihandog sa templo ng Panginoon. Sinabi niya sa hari, "Totoo nga ang nabalitaan ko sa aking bansa tungkol sa inyong mga gawa at karunungan. Hindi ako naniwala hanggang sa pumunta ako rito at nakita ko mismo. Ang totoo, wala sa kalahati ng nabalitaan ko tungkol sa inyo ang nakita ko. Ang karunungan ninyo ay higit pa kaysa sa nabalitaan ko. Napakapalad ng mga tauhan ninyo. Napakapalad ng inyong mga opisyal na naglilingkod sa inyo, dahil palagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon na inyong Diyos na nalugod sa inyo at naglagay sa inyo sa trono upang maghari para sa Kanya. Dahil sa pag-ibig ng inyong Diyos sa Israel at sa kagustuhan niyang manatili ang bansang ito magpakailanman, ginawa niya kayong hari nito para mamahala na may katarungan at katuwiran. Binigyan niya ang hari ng 5 toneladang ginto, maraming sangkap at mamahaling mga bato. Wala nang makakapantay sa dami ng sangkap na ibinigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. May dala rin kay Haring Solomon ang mga tauhan niya at ang mga tauhan ni Hiram na mga ginto, maraming kahoy na almug at mamahaling mga bato galing sa Ophir. Ginamit ng hari ang mga kahoy na almug para gawing hagdanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo, at ang iba'y ginawang mga alpa at mga lira para sa mga musikero. Wala pang sino man ang nakakita ng mga ganoong bagay sa Huda. Ibinigay ni Haring Solomon sa reyna ng Sheba ang kahit anong hingin nito. Mas sobra pa ang ibinigay ni Solomon sa kanya kaysa sa dinala niya. Pagkatapos,
umuwi na ang reyna kasama ng mga tauhan niya. Ang kayamanan ni Solomon. Taon-taon, tumatanggap si Solomon ng mga 23 toneladang ginto. Bukod pa rito ang mga buwis na dala ng mga negosyante. Nagbibigay din sa kanya ng mga ginto at pilak ang lahat ng hari ng Arabia at ang mga gobernador ng Israel. Nagpagawa si Haring Solomon ng 200 malalaking pananggalang na ang bawat isa ay nababalutan ng mga 7 kilong ginto. Nagpagawa rin siya ng 300 maliliit na pananggalang na ang bawat isa ay nababalutan ng mga 3.5 kilong ginto. Pinalagay niya itong lahat sa bahagi ng palasyo na tinatawag na Kagubatan ng Lebanon. Nagpagawa rin ang hari ng isang malaking trono na gawa sa mga pangil ng elepante at binalutan ito ng purong ginto. May 6 na baitang ang trono at may tungtungan ito ng paa na ginto. Sa bawat gilid nito ay may estatwang leon na nakatayo. At mayroon ding estatwa ng leon sa bawat gilid ng baitang. Ang estatwang leon sa 6 na baitang ay 12 lahat. Walang trono na katulad nito, kahit saan mang kaharian. Ang lahat ng kopa ni Haring Solomon ay purong ginto, at ang lahat ng gamit sa bahagi ng palasyo na tinatawag na Kagubatan ng Lebanon ay puro ginto rin. Hindi ito ginawa sa pilak, dahil maliit lang ang halaga nito ng panahon ni Solomon. May mga barko rin si Solomon na pangnegosyo, na ang tripulante ay ang mga tauhan ni Hiram. Ang mga barkong ito ay umuwi isang beses sa bawat 3 taon na may dalang mga ginto, tila, pangil ng elepante, at malalakit maliliit na uri ng mga unggoy at pabo real. Walang sinumang hari sa mundo na makakapantay sa karunungan at kayamanan ni Haring Solomon. Ang lahat ng hari sa mundo ay naghahangad na makita si Solomon para makapakinig ng karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Taon-taon ang bawat dumadalaw sa kanya ay may dalang mga regalo, mga bagay na gawa sa pilak at ginto, mga damit, mga sandata, mga sangkap, mga kabayo at mga mola. May 4,000 kwadra si Solomon para sa kanyang mga kabayo at mga karwahe. Siya'y may 12,000 kabayo na inilagay niya sa lungsod na lagayan ng kanyang mga karwahe at ang iba'y doon sa Jerusalem. Sinakop niya ang lahat ng hari mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo at sa hangganan ng Ehipto. Noong panahon na siya ang hari, ang pilak sa Jerusalem ay gaya lang ng ordinaryong mga bato, at ang kahoy na sedro ay kasindami ng mga ordinaryong kahoy na sikomoro sa mga kaburulan sa kanduran. Ang mga kabayo ni Solomon ay nagmula sa Ehipto at sa iba pang mga bansa. Ang pagkamatay ni Solomon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Solomon mula sa simula hanggang sa katapusan ay nakasulat sa aklat ni Propeta Nathan, sa mga mensahe ni Ahiya na taga Shilo, at sa mga pangitain ni Ido na propeta, na nagsasabi rin tungkol sa paghahari ni Jeroboam na anak ni Nebat. Sa Jerusalem nakatira si Solomon habang nagahari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa lungsod ng ama niyang si David, at ang anak niyang si Rehoboam ang pumalit sa kanya bilang hari. Nagrebelde ang Israel kay Rehoboam. 10 kabanata. Pumunta si Rehoboam sa Shechem, kung saan nagtipon ang lahat ng mga Israelita para hirangin siya na hari. Nang mabalitaan nito ni Jeroboam na anak ni Nebat, bumalik siya sa Israel, sapagkat sa panahong ito, doon siya nakatira sa Ehipto, kung saan tumakas siya kay Haring Solomon. Ipinatawag ng mga Israelita si Jeroboam at pumunta sila kay Rehoboam at sinabi, "Mabigat ang mga ipinapatupad ng inyong ama sa amin. Pero kung pagagaan ninyo ito, paglilingkuran namin kayo." Sumagot si Rehoboam, "Bigyan niyo muna ako ng 3 araw para pag-isipan ito. Pagkatapos bumalik kayo sa akin." Kaya umuwi ang mga tao. Nakipagkita agad si Haring Rehoboam sa mga tagapamahala na naglilingkod sa ama niyang si Solomon nang nabubuhay pa ito. Nagtanong si Rehoboam sa kanila, "Ano ba ang maipapayo ninyo na isasagot ko sa hinihiling ng mga taong iyon?" Sumagot sila, "Kung ipapakita niyo ang inyong kabutihan sa kanila at ibibigay sa kanila ang kanilang kahilingan, maglilingkod sila sa inyo magpakailanman."
pero hindi sinunod ni Rehoboam ang kanilang payo. Sa halip na kipagkita siya sa mga kababata niya na naglilingkod sa kanya, nagtanong siya sa kanila, "Ano ba ang maipapayo niyo na isasagot ko sa kahilingan ng mga taong iyon?" Humihiling sila sa akin na pag-aanin ko ang mabigat na mga ipinatutupad ng aking ama sa kanila. Sumagot ang mga binata, "Ito ang isagot mo sa mga taong iyon na humihiling sa iyo. Ang aking kalingkingan ay mas malaki pa sa baywang ng aking ama. Ang ibig kong sabihin, mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo kaysa sa ipinapatupad ng aking ama. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may matalim na mga bakal." Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao kay Haring Rehoboam ayon sa sinabi ng hari sa kanila. Pero hindi tinupad ni Rehoboam ang ipinayo ng mga tagapamahala. Sa halip, pinagsalitaan niya ng masasakit ang mga tao ayon sa ipinayo ng mga binata. Sinabi niya sa kanila, "Mabigat ang ipinapatupad ng aking ama sa inyo, pero mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may matalim na mga bakal." Kaya hindi nakinig ang hari sa mga tao. Ito'y niloob ng Diyos para matupad ang kanyang sinabi kay Jeroboam na anak ni Nebat sa pamamagitan ni Ahaya na taga Shilo. Nang malaman ng mga Israelita na hindi sila pinakinggan ng hari, sinabi nila sa hari, "Hindi kami bahagi ng lahi ni David. Bahala ka na sa iyong kaharian. Hali kayo mga Israelita, umuwi na tayo." Kaya umuwi ang lahat ng mga Israelita. Ang mga Israelita lang na nakatira sa mga bayan ng Huda ang pinamahalaan ni Rehoboam. Ngayon, pinapunta ni Haring Rehoboam sa mga Israelita si Adoram, ang tagapamahala ng mga tao na pinagtatrabaho ng sapilitan, para makipag-ayos sa kanila. Pero binato siya ng mga Israelita hanggang sa mamatay. Nagmamadaling sumakay si Rehoboam sa kanyang karwahe at tumakas papunta sa Jerusalem. Hanggang ngayon, nagre-rebelde ang mga Israelita sa mga angkan ni David. Binalaan ni Shemaya si Rehoboam. 11 Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mahuhusay na sundalo ng mga lahi ni Nahuda at Benjamin. Nakapagtipon siya ng 180,000 sundalo na makikipaglaban sa mga mamamayan ng Israel at para bawiin ang kaharian niya. Pero sinabi ng Panginoon kay Shemaya na kanyang lingkod, "Sabihin mo kay Haring Rehoboam ng Huda na anak ni Solomon at sa lahat ng Israelita sa Huda at Benjamin na ito ang sinasabi ko, huwag kayong makipaglaban sa inyong kadugo. Umuwi kayo, dahil kalooban ko ang lahat ng ito." Sumunod sila sa Panginoon, at hindi nila nilusob si Jeroboam. Nagpaiwan si Rehoboam sa Jerusalem, at pinalakas niya ang mga bayan na ito para maprotektahan ang Huda, Bethlehem, Etam, Tekoa, Bethzur, Soko, Adulam, Gat, Maresha, Sif, Adoraim, Lakish, Azeka, Zora, Ayalon, at Hebron. Ito ang mga napapadirang lungsod sa Huda at Benjamin. Pinatatag niya ang mga tanggulan nito at pinalagyan ito ng mga commander. Sila'y binigyan niya ng mga pagkain, langis ng ulibo at katas ng ubas. Pinalagyan niya ang mga lungsod ng mga pananggalang at mga sibat bilang dagdag na pampatibay. Kaya ang Huda at ang Benjamin ay naging sakop niya. Pero ang mga pari at mga levita na nakatira kasama ng ibang lahi ng Israel ay kumampi kay Rehoboam. Ang mga levitang ito ay iniwan ang kanilang bahay at lupa at lumipat sa Huda at Jerusalem dahil itinakwil sila ni Jeroboam at ng mga anak nito bilang mga pari ng Panginoon. Nagtalaga si Jeroboam ng sarili niyang mga pari sa mga sambahan sa matataas na lugar kung saan sumasamba sila sa kanilang mga diyos-diyosa na kambing at baka na gawa ni Jeroboam. Ang mga Israelita sa ibang lahi ng Israel na gustong dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay sumunod sa mga Levita sa Jerusalem para makapaghandog sila ng mga handog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pinatibay nila ang kaharian ng Huda at sa loob ng 3 taon, sinuportahan nila si Rehoboam na anak ni Solomon. Sumunod sila sa Panginoon gaya ng kanilang ginawa
noong naghari sina David at Solomon. Ang pamilya ni Rehoboam. Pinakasalan ni Rehoboam si Mahalat na anak ni Jerimoth, na anak ni David, at si Abiahil na anak ni Eliab at apo ni Jesse. Si Rehoboam at si Mahalat ay may tatlong anak na lalaki na sina Jeush, Shemariah, at Zaham. Pinakasalan din ni Rehoboam si Maaka na anak ni Absalom. Ang kanilang mga anak na lalaki ay sina Abijah, Atay, Ziza, at Shelomit. Mas mahal ni Rehoboam si Maaka kaysa sa iba niyang mga asawa. May 18 asawa si Rehoboam at may 64 siyang mga asawang alipin. At ang mga anak niya ay 28 lalaki at 6 na babae. Ang anak niya kay Maaka na si Abijah ang pinili niyang maging pinuno ng mga anak niyang prinsipe, na nangangahulugang si Abijah ang papalit sa kanya bilang hari. Maingat na binigyan ni Rehoboam ng katungkulan ang iba pa niyang mga anak at inilagay niya sila sa napapadirang lungsod ng Huda at Benjamin. Binigyan niya sila ng kanilang mga pangangailangan at mga asawa. Nilusob ni Shisak ang Jerusalem. Ika-12 kabanata. Nang matatag na ang pagkahari ni Rehoboam at makapangyarihan na siya, itinakwil niya at ng buong Israel ang kautusan ng Panginoon. Dahil hindi sila matapat sa Panginoon, nilusob ni Haring Shisak ng Ehipto ang Jerusalem noong 5 ng paghahari ni Rehoboam. Kasama ni Shisak ang 1,200 karwahe, 60,000 mga ngabayo, at napakaraming sundalo, na ang iba sa kanila ay galing pa sa Libya, Sukot at Ethiopia. Sinakop ni Shisak ang napapadirang lungsod ng Huda at lumusob hanggang sa Jerusalem. Pagkatapos, pumunta si Propeta Shemaiah kay Rehoboam at sa mga pinuno ng Huda na tumakas sa Jerusalem dahil sa takot kay Shisak. Sinabi ni Shemaiah sa kanila, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, itinakwil niyo ako, kaya ngayon pababayaan ko kayo kay Shisak." Nagpakumbaba ang hari at ang mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, "Matuwid ang Panginoon." Nang makita ng Panginoon na sila'y nagpakumbaba, sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Shemaiah, "Dahil nagpakumbaba sila, hindi ko sila lilipulin at hindi magtatagal ay palalayain ko sila. Pero ipapasakop ko sila sa kanya para matutuhan nila na mas mabuti ang maglingkod sa akin kaysa sa paglingkuran ang mga makalupang hari." Nang nilusob ni Haring Shisak ng Ehipto ang Jerusalem, ipinakuha niya ang mga kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo. Kinuha niya ang lahat, pati ang lahat ng pananggalang na ginto na ipinagawa ni Solomon. Kaya nagpagawa si Haring Rehoboam ng mga pananggalang na tanso na kapalit ng mga ito, at ipinamahala niya ito sa mga opisyal ng mga gwardya ng pintuan ng palasyo. At kapag pupunta ang hari sa templo ng Panginoon, sasama sa kanya ang mga tagapagbantay na nagdadala ng mga pananggalang na ito. At pagkatapos, ibabalik din nila ito sa kanilang kwarto. Dahil nagpakumbaba si Rehoboam, nawala ang galit ng Panginoon sa kanya at hindi siya nalipol ng lubos. May natira pang kabutihan sa Huda. Lalong tumatag ang pamamahala ni Haring Rehoboam at nagpatuloy siya sa paghahari roon sa Jerusalem. Siya'y 41 taong gulang nang maging hari, at naghari siya ng 17 sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ng Panginoon sa lahat ng lahi ng Israel, kung saan pararangalan siya. Ang ina ni Rehoboam ay si Naama, na isang Amonita. Pero gumawa ng kasamaan si Rehoboam dahil hindi siya naghangad na hanapin ang Panginoon. Ang salaysay tungkol sa paghahari ni Rehoboam mula sa umpisa hanggang sa katapusan ay nakasulat sa aklat ni Propeta Shemaiah at aklat ni Propeta Ido na talaan ng mga salinlahi. Nagpatuloy ang paglalaban ni Rehoboam at Jeroboam. Nang mamatay si Rehoboam, inilibing siya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Abijah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Abijah sa Huda. 13 kabanata. Naging hari ng Huda si Abijah noong 18 ng paghahari ni Jeroboam sa Israel. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng 3 taon. Ang ina niya ay si Maaka na anak ni Uriel na taga Gibeah.
Naglaban sina Abija at Jeroboam. Lumusob si Abija kasama ang 400,000 matatapang na tao at naghanda si Jeroboam ng 800,000 matatapang na tao sa pakikipaglaban. Pagdating nila Abija sa mababang bahagi ng Ephraim, tumayo si Abija sa bundok ng Zemaraim at sumigaw kay Jeroboam at sa mga taga-Israel, "Makinig kayo sa akin! Hindi nyo ba alam na ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay gumawa ng walang hanggang kasunduan kay David, na siya at ang kanyang mga angkan ang maghahari sa Israel magpakailanman? Pero ikaw, Jeroboam na anak ni Nebat, ay nagrebelde sa iyong amo na si Solomon, na anak ni David. Sumama sa iyo ang mga walang kwentang tao at kumakalaban sa anak ni Solomon na si Rehoboam noong bata pa ito at wala pang karanasan at kakayahang lumaban sa inyo. At ngayon, gusto niyong kalabanin ang kaharian ng Panginoon na pinamamahalaan ng angkan ni David. Nagmamayabang kayo na marami ang mga sundalo ninyo at dala niyo ang mga gintong baka na ipinagawa ni Jeroboam bilang mga diyos ninyo. Pinalayas niyo ang mga pari ng Panginoon na angkan ni Aaron at ang mga Levita at pumili kayo ng sarili niyong mga pari gaya ng ginagawa ng ibang mga bansa. Sino man sa inyo na may toro at 7 lalaking tupa ay maaari nang italaga bilang pari ng inyong huwad na mga Diyos. Pero kami, ang Panginoon ang aming Diyos at hindi namin siya itinakwil. Ang mga pari namin na naglilingkod sa Panginoon ay mga angkan ni Aaron at tinutulungan sila ng mga Levita. Tuwing umaga at gabi, naghahandog sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at insenso. Naglalagay sila ng tinapay sa mesa na itinuturing na malinis. At tuwing gabi, sinisindihan nila ang mga ilaw na nasa gintong mga patungan. Tinutupad namin ang mga utos ng Panginoon naming Diyos. Pero kayo, itinakwil niyo siya. Ang Diyos ay kasama namin. Siya ang pinuno namin. Patutunugin ng kanyang mga pari ang mga trumpeta nila sa pangunguna sa amin sa pakikipaglaban sa inyo. Mga mamamayan ng Israel, huwag kayong sumalungat laban sa Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, dahil hindi kayo magtatagumpay. Habang nagsasalita si Abija, lihim na nagsugo si Jeroboam ng mga sundalo sa likod ng mga taga-Huda para tambangan sila. Nang makita ng mga taga-Huda na nilulusob sila sa likuran at sa harapan, humingi sila ng tulong sa Panginoon. Pinatunog agad ng mga pari ang mga trumpeta at sumigaw ng malakas ang mga taga-Huda sa paglusob. Sa kanilang pagsigaw, tinalo ng Diyos si Jeroboam at ang mga sundalo ng Israel. Hinabol sila ni Abija at ng mga sundalo ng Huda. Tumakas sila at ibinigay sila ng Diyos sa mga taga-Huda. Marami ang napatay ni Abija at ng mga tauhan niya. 500,000 matatapang na taga-Israel. Kaya natalo ng mga taga-Huda ang mga taga-Israel dahil nagtiwala sila sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Hinabol ni Abija si Jeroboam at inagaw niya rito ang mga bayan ng Bethel, Jeshana at Ephron at ang mga baryo sa paligid nito. Hindi na mabawi ni Jeroboam ang kanyang kapangyarihan ng panahon ni Abija at pinarusahan siya ng Panginoon at siya'y namatay. Samantala, lalo pang naging makapangyarihan si Abija. May 14 siyang asawa at 22 anak na lalaki at 16 na anak na babae. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Abija, ang kanyang mga sinabi at mga ginawa ay nakasulat sa aklat ni Propeta Ido. Ika-14 na kabanata. Namatay si Abija at inilibing sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Asa ang pumalit sa kanya bilang hari. Sa panahon ng paghahari niya, nagkaroon ng kapayapaan sa Huda sa loob ng 10 taon. Ang paghahari ni Asa sa Huda. Matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos. Ipinagiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ang mga sambahan sa matataas na lugar. Ipinagiba rin niya ang mga alaalang bato at pinaputol ang posteng simbolo ng Diyos ang si Ashera. Inutusan niya ang mamamayan ng Huda na dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tumupad sa kanyang mga kautusan. Ipinagiba niya ang mga sambahan sa matataas na lugar at ang mga altar na pinagsusunugan ng mga insenso
sa lahat ng bayan ng Huda. Kaya may kapayapaan ang kaharian ng Huda sa panahon ng paghahari ni Asa. At habang mapayapa, pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod ng Huda. Walang nakipaglaban sa kanya sa panahong ito dahil binigyan siya ng Panginoon ng kapayapaan. Sinabi ni Asa sa mga taga-Huda, "Patatagin natin ang mga bayan na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pader sa paligid nito na may mga tore at ng mga pintuan at mga kandado. Angkinin natin ang lupain ito dahil dumulog tayo sa Panginoon na ating Diyos. Binigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating mga kalaban sa paligid." Kaya pinalakas nila ang bayan at naging maunlad sila. May 300,000 sundalo si Asa na taga-Huda na armado ng malalaking pananggalang at mga sibat. At mayroon din siyang 280,000 sundalo na taga-Benjamin na armado ng maliliit na pananggalang at mga pana. Silang lahat ay matatapang na sundalo. Nilusob ni Zera na taga-Ethiopia ang Huda kasama ang maraming sundalo at 300 karwahe. At nakarating sila hanggang sa Maresya. Pumuwesto sina Asa sa lambak ng Zephata malapit sa Maresya. Pagkatapos, nanalangin si Asa sa Panginoon na kaniyang Diyos. "O Panginoon, wala na pong iba pang makakatulong sa mga taong walang kakayahan laban sa mga makapangyarihan, kundi kayo lang. Tulungan niyo po kami, O Panginoon naming Diyos, dahil umaasa po kami sa inyo. At sa inyong pangalan, pumunta kami rito laban sa napakaraming sundalong ito. O Panginoon, kayo po ang aming Diyos. Huwag niyo pong payagang manaig ang tao laban sa inyo." Kaya dinaig ng Panginoon ang mga taga-Ethiopia sa harapan ni Asa at ng mga taga-Huda. Tumakas ang mga taga-Ethiopia at hinabol sila ni Asa at ng kanyang mga sundalo hanggang sa Gerar. Marami sa mga ito ang namatay at hindi na makalaban pa. Dinaig sila ng Panginoon at ng kanyang mga sundalo. Maraming ari-arian ang nasamsam ng mga sundalo ng Huda. Nilipol nila ang mga baryo sa paligid ng Gerar dahil dumating sa mga ito ang nakakatakot na parusa ng Panginoon. Sinamsam nila ang mga ari-arian ng mga bayan dahil marami ang mga ari-arian nito. Nilusob din nila ang mga kampo ng mga tagapagbantay ng mga hayop at pinagkukuha ang mga tupa, mga kambing at mga kamelyo. Pagkatapos, nagsibalik sila sa Jerusalem. Ang mga pagbabagong ginawa ni Asa. 15 kabanata. Pinuspos ng Espiritu ng Diyos si Azariah na anak ni Obed. Nakipagkita siya kay Asa at sinabi, "Pakinggan niyo po ako, Haring Asa, at lahat kayong taga-Huda at taga-Benjamin. Mananatili ang Panginoon sa inyo habang nananatili kayo sa Kanya. Kung dudulog kayo sa Kanya, tutulungan niya kayo. Pero kung tatalikuran niyo siya, tatalikuran din niya kayo. Sa mahabang panahon na muhay ang mga Israelita na walang tunay na Diyos, walang paring nagtuturo sa kanila at walang kautusan. Pero sa kanilang paghihirap, dumulog sila sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, at tinulungan niya sila. Nang panahong iyon, mapanganib ang maglakbay dahil nagkakagulo ang mga tao. Naglalaban ang mga bansa at ang mga lungsod dahil ginulo sila ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang mga kahirapan. Pero kayo naman, magpakatapang kayo at huwag manghina dahil ang mga gawa ninyo ay gagantimpalaan." Nang marinig ni Asa ang mensahe ni Azariah na anak ni Obed, nagpakatapang siya. Inalis niya ang kasuklam-suklam ng mga diyos-diyosan sa buong Huda at Benjamin at sa mga bayan na kanyang inagaw sa mababang bahagi ng Ephraim. Ipinaayos niya ang altar ng Panginoon na nasa harapan ng balkonahe ng templo ng Panginoon. Pagkatapos, ipinatipon niya ang lahat ng mamamayan ng Huda at Benjamin at ang mga mamamayan mula sa Ephraim, Manase at Simeon na nakatirang kasama nila. Maraming lumipat sa Huda mula sa Israel nang makita nilang si Asa ay sinasamahan ng Panginoon na kaniyang Diyos. Nagtipon sila sa Jerusalem noong 3 ng 15 taon ng paghahari ni Asa. At sa oras na iyon, naghandog sila sa Panginoon ng mga hayop na kanilang nasamsam sa labanan, 700 baka at 7,000 tupa at kambing. Gumawa sila ng kasunduan na dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, ng buong puso nila't kaluluwa. Ang sinumang hindi dumulog sa Panginoon
ang Diyos ng Israel ay papatayin, bata man o matanda, lalaki man o babae. Nangako sila sa Panginoon sa malakas na tinig na may pagsasaya at pagpapatunog ng mga trumpeta at mga tambuli. Nagsaya ang lahat ng taga-Huda dahil nangako sila ng buong puso. Dumulog sila sa Panginoon ng taimtim sa kanilang puso at tinulungan niya sila. At binigyan niya sila ng kapayapaan sa kanilang mga kalaban, kahit saan. Inalis din ni Haring Asa ang kanyang lolang si Maaka sa pagkareina nito, dahil gumawa ito ng karumaldumal na posteng simbolo ng diyosang si Asherah. Ipinaputol ni Asa ang poste, ipinasibak ito, at ipinasunog sa lambak ng Kidron. Kahit hindi nawala ang mga sambahan sa matataas na lugar, naging matapat pa rin si Asa sa Panginoon sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ng Panginoon ang mga pilak, ginto, at iba pang mga bagay na inihandog niya at ng kanyang ama sa Panginoon. Hindi nagkaroon ng digmaan hanggang sa 35 taon ng paghahari ni Asa. Ang huling taon ni Asa, 16 na kabanata. Nang 36 na taon ang paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasha ng Israel ang Huda at pinabakuran niya ang Rama para walang makalabas o makapasok sa teritoryo ni Haring Asa ng Huda. Ipinakuha ni Asa ang mga pilak at ginto sa mga bodega ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo at ibinigay niya ito kay Haring Ben-Hadad ng Aram doon sa Damascus, kung saan siya nakatira. Ito ang mensahe ni Asa kay Ben-Hadad. Gumawa tayo ng kasunduan na magkakampihan tayo, gaya ng ginawa ng ating mga magulang. Tanggapin mo ang ipinadala ko sa iyong pilak at ginto, at hinihiling kong tigilan mo na ang pagkampi kay Haring Baasha ng Israel para pabayaan na niya ako. Pumayag si Ben-Hadad sa kahilingan ni Haring Asa at inutusan niya ang mga commander ng kanyang mga sundalo na lusubin ang mga bayan ng Israel. Nasakop nila ang Ijon, Dan, Abel-Maim at ang lahat ng lungsod ng Naphtali na ginagamit na bodega. Nang marinig ito ni Baasha, ipinahinto niya ang pagpapatayo ng pader sa Rama. Pagkatapos nag-utos si Haring Asa sa lahat ng lalaki ng Huda na kunin nila ang mga bato at mga troso na ginagamit ni Baasha sa paggawa ng pader ng Rama. At ginamit ito ni Haring Asa sa paggawa ng pader ng Geba at ng Mizpa. Nang panahong iyon, pumunta ang propetang si Hanani kay Haring Asa ng Huda at sinabi sa kanya, "Dahil nagtiwala ka sa hari ng Aram at hindi sa Panginoon na iyong Diyos, hindi nyo malilipol ang mga sundalo ng hari ng Aram. Naalala mo ba kung ano ang nangyari sa mga taga-Ethiopia at taga-Libya na ang mga sundalo, mga karwahe at mga mangangabayo ay napakarami? Nang panahong iyon nagtiwala ka sa Panginoon, at kayo'y pinagtagumpay niya sa kanila, sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa kanya. Kamangmangan ang iyong ginawa, kaya mula ngayon makikipaglaban ka na." Dahil dito, labis na nagalit si Asa sa propeta, kaya ito'y kanyang pinakulong. At sa panahong ding iyon, nagsimulang pahirapan ni Asa ang iba niyang mga mamamayan. Ang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Asa mula sa simula hanggang sa katapusan ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at ng Israel. Nang 39 na taon ng paghahari ni Asa, nagtiis siya ng karamdaman sa paa. Kahit malubhana ang kanyang karamdaman, hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon kundi sa mga manggagamot. At nang 41 taon ng paghahari niya, namatay siya. Inilibing siya sa libingan na ipinagawa niya para sa kanyang sarili sa lungsod ni David. Inilagay siya sa kabaong na may iba't ibang mga pabango at nagpaningas ng malaking apoy ang mga tao sa pagpaparangal sa kanya. Si Haring Jehoshaphat ng Huda, 17 kabanata. Ang pumalit kay Asa bilang hari ay ang anak niyang si Jehoshaphat. Pinatibay ni Jehoshaphat ang kaharian niya para makalaban siya sa Israel. Nagtalaga siya ng mga sundalo sa lahat ng napapaderang lungsod at naglagay din siya ng mga kampo ng sundalo sa Huda at sa mga bayan ng Ephraim
na sinakop ni Asa na kanyang ama. Sinamahan ng Panginoon si Jehoshaphat dahil sa unang mga taon ng paghahari niya, sinunod niya ang pamumuhay ng kanyang ninuno na si David. Hindi siya dumulog kay Baal, kundi dumulog siya sa Diyos ng kanyang ama at sumunod sa kanyang kautusan sa halip na sumunod sa pamumuhay ng mga taga-Israel. Pinatibay ng Panginoon ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagdala ng mga regalo ang lahat ng taga-Huda sa kanya, kaya yumaman siya at naging tanyag. Matapat siya sa pagsunod sa mga pamamaraan ng Panginoon. Ipinagiba niya ang mga sambahan sa matataas na lugar at ang posteng simbolo ng Diyos ang si Asyera sa Huda. Nang ikatlong taon ng paghahari niya, dinala niya ang kanyang mga opisyal na sila Benhail, Obadayas, Zacarias, Netanel at Mikaya para magturo sa mga bayan ng Huda. Kasama nila ang ibang mga Levita na sina Shemaya, Netanaya, Zebadaya, Asahel, Shemiramot, Jehonatan, Adonaya, Tobaya, Tob-Adonaya at ang mga pari na sina Elishama at Jehoram. Dinala nila ang aklat ng kautusan ng Panginoon at umikot sila sa lahat ng bayan ng Huda at nagturo sa mga tao. Niloob ng Panginoon na matakot sa kanya ang lahat ng kaharian sa paligid ng Huda, kaya wala sa kanila na nakipaglaban kay Jehoshaphat. Ang ibang mga Filisteo ay nagdala kay Jehoshaphat ng mga regalo at pilak bilang buwis. At ang mga taga-Arabia ay nagdala sa kanya ng 7,700 tupa at 7,700 kambing. Kaya naging makapangyarihan pa si Jehoshaphat. Nagpatayo siya sa Huda ng mga depensa at ng mga lungsod na ginawang mga bodega. Maraming pantustos ang tinipon niya sa mga bayan ng Huda. Naglagay din siya ng mahuhusay at matatapang na sundalo sa Jerusalem. Ang kanyang mga sundalo'y inilista ayon sa kanilang mga pamilya. Mula sa lahi ni Huda, si Adna ang commander ng 300,000 sundalo na binukod-bukod sa 100,000. Ang sumunod sa kanya ay si Jehohanan na commander ng 280,000 sundalo. Sumunod ay si Amasaya na anak ni Zikri na commander ng 200,000 sundalo. Nagkusang loob siya para sa gawain ng Panginoon. Mula sa lahi ni Benjamin, si Eliada na isang matapang na tao, ang commander ng 200,000 sundalo. Ang mga sundalong ito ay may mga pananggalang at mga pana. Ang sumunod sa kanya ay si Jehozabad na commander ng 180,000 armadong sundalo. Sila ang mga naglilingkod kay Haring Jehoshaphat, bukod pa sa mga sundalo na kanyang inilagay sa lahat ng napapadirang lungsod sa Huda. Nagsalita si Mikaya laban kay Ahab. 18th kabanata. Yumaman at naging tanyag na si Jehoshaphat at naging mabuti ang kanyang relasyon kay Haring Ahab ng Israel dahil sa pagpapakasal ng ilang miyembro ng kanilang mga pamilya. Pagkalipas ng ilang taon, dumalaw si Jehoshaphat kay Ahab sa Samaria. Nagkatay si Ahab ng maraming tupa at baka para sa pagpapapiging kay Jehoshaphat at sa mga tauhan niya. At hinikayat niya si Jehoshaphat na lusubin ang Ramoth Gilead. Sinabi niya kay Jehoshaphat, "Sasama ka ba sa amin sa pakikipaglaban sa Ramoth Gilead?" Sumagot si Jehoshaphat, "Handa akong sumama sa iyo at handa akong ipagamit sa iyo ang aking mga sundalo. Oo, sasama kami sa inyo sa pakikipaglaban. Pero tanungin muna natin ang Panginoon kung ano ang kanyang masasabi." Kaya ipinatawag ni Ahab ang mga propeta, 400 silang lahat, at tinanong, "Pupunta ba kami sa Ramoth Gilead o hindi?" Sumagot sila, "Sige, lumakad kayo, dahil pagtatagumpayin kayo ng Panginoon." Pero nagtanong si Jehoshaphat, "Wala na bang iba pang propeta ng Panginoon na mapagtatanungan natin?" Sumagot si Ahab kay Jehoshaphat, "May isa pang maaari nating mapagtanungan, si Mikaya na anak ni Imla. Pero napupuot ako sa kanya, dahil wala siyang magandang propesiya tungkol sa akin, kundi puro kasamaan." Sumagot si Jehoshaphat, "Hindi ka dapat magsalita ng ganyan." Kaya ipinatawag ni Ahab ang isa sa kanyang opisyal at sinabi, "Dalhin niyo agad dito si Mikaya na anak ni Imla." Ngayon, sinaharing Ahab ng Israel at Haring Jehoshaphat ng Huda na nakasuot ng kanilang damit panghari ay nakaupo sa kanilang trono
sa harapan ng giikan na nasa bandang pintuang bayan ng Samaria at nakikinig sa sinasabi ng mga propeta. Si Zedekiah na isa sa mga propeta na anak ni Kenaana ay gumawa ng sungay na bakal. Sinabi niya, "Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa pamamagitan ng sungay na ito, lilipulin mo, Haring Ahab, ang mga Arameyo hanggang sa maubos sila." Ganito rin ang sinabi ng lahat ng propeta. Sinabi nila, "Lusubin niyo po ang Ramoth Gilead, Haring Ahab, at magtatagumpay kayo, dahil ibibigay ito sa inyo ng Panginoon." Samantala, ang mga inutusan sa pagkuha kay Micaiah ay nagsabi sa kanya, "Ang lahat ng propeta ay pare-parehong nagsasabing magtatagumpay ang hari, kaya ganoon din ang iyong sabihin." Pero sinabi ni Micaiah, "Nanunumpa ako sa buhay na Panginoon na aking Diyos. Nasasabihin ko lang ang ipinapasabi niya sa akin." Pagdating ni Micaiah kay Haring Ahab, nagtanong ang hari sa kanya, "Micaiah, lulusubin ba namin ang Ramoth Gilead o hindi?" Sumagot si Micaiah, "Lusubin niyo at magtatagumpay kayo, dahil ibibigay ito sa inyo." Pero sinabi ng hari kay Micaiah, "Ilang beses ba kitang panunumpain? Nasabihin mo sa akin ang totoo sa pangalan ng Panginoon." Kaya sinabi ni Micaiah, "Nakita ko sa pangitain na nakakalat ang mga Israelita sa mga kabundukan, gaya ng mga tupa na walang nagbabantay. At nagsabi ang Panginoon, 'Ang mga taong ito'y wala ng pinuno. Pauwiin sila na may kapayapaan.'" Sinabi ni Haring Ahab kay Jehoshaphat, "Hindi ba sinabihan na kitang wala siyang magandang propesiya tungkol sa akin, kundi puro kasamaan lang?" Sinabi pa ni Micaiah, "Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono, na may nakatayo sa kanan niya at kaliwa niyang mga makalangit na nilalang. At sinabi ng Panginoon, 'Sino ang hihikayat kay Haring Ahab ng Israel para lusubin ang Ramoth Gilead upang mamatay siya roon?' Iba-iba ang sagot ng mga makalangit na nilalang. At may espiritu na lumapit sa Panginoon at nagsabi, 'Ako ang hihikayat sa kanya.' Nagtanong ang Panginoon, 'Sa paanong paraan?' Sumagot siya, 'Pupunta ako at pagsasalitain ko ng kasinungalingan ang mga propeta ni Ahab.' Sinabi ng Panginoon, 'Lumakad ka at gawin mo ito. Magtatagumpay ka sa paghihikayat sa kanya.' Sinabi agad ni Micaiah, 'Pinadalhan ng Panginoon ang iyong mga propeta ng espiritu na nagpasalita sa kanila ng kasinungalingan. Ipinahintulot ng Panginoon na matalo ka.' Lumapit agad si Zedekiah kay Micaiah at sinampal ito. Sinabi agad ni Zedekiah, 'Paano mong nasabi na ang espiritu ng Panginoon ay umalis sa akin at nakipag-usap sa iyo?' Sumagot si Micaiah, 'Malalaman mo ito sa araw na matalo kayo sa labanan at magtatago ka sa kaloob-loobang kwarto ng bahay.' Nag-utos agad si Haring Ahab, 'Dakpin niyo si Micaiah at dalhin pabalik kay Amon na pinuno ng lungsod at kay Joash na aking anak. At sabihin niyo sa kanila na nag-utos ako na ikulong ang taong ito. Tinapay at tubig lang ang ibigay sa kanya hanggang makabalik akong ligtas mula sa labanan.' Sinabi ni Micaiah, 'Kung makabalik ka ng walang nangyari, ang ibig sabihin hindi nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ko.' At sinabi ni Micaiah sa lahat ng tao roon, 'Tandaan niyo ang sinabi ko.' Namatay si Ahab. Kaya lumusob sa Ramoth Gilead si Haring Ahab ng Israel at si Haring Jehoshaphat ng Huda. Sinabi ni Ahab kay Jehoshaphat, 'Sa panahon ng labanan, hindi ako magpapakilala na ako ang hari, pero ikaw ang siyang magsusuot ng damit panghari.' Kaya nagkunwari ang hari ng Israel at nakipaglaban sila. Samantala, nag-utos ang hari ng Aram sa commander ng kanyang mga mangangarwahe, 'Huwag ninyong lusubin ang kahit sino, kundi ang hari lang ng Israel.' Pagkakita ng mga commander ng mga mangangarwahe kay Jehoshaphat, inisip nila na siya ang hari ng Israel, kaya nilusob nila ito. Pero humingi ng tulong sa Panginoon si Jehoshaphat, at tinulungan siya at inilayo sa mga kalaban niya. Nang mapansin ng mga commander ng mga mangangarwahe na hindi pala siya ang hari ng Israel, huminto sila sa paghabol sa kanya.
Pero habang namamana ang isang sundalong Arameo sa mga sundalo ng Israel, natamaan niya ang hari ng Israel sa pagitan ng kanyang panangga sa dibdib. Sinabi ni Haring Ahab sa nagdadala ng kanyang karwahe, "Ilayo mo ako sa labanan dahil nasugatan ako. Matindi ang labanan ng araw na iyon." At ang hari ng Israel ay nakasandal lang sa kanyang karwahe na nakaharap sa mga Arameo hanggang hapon. At nang lumubog na ang araw, siya'y namatay. Ikalabingsyam na kabanata. Bumalik si Jehoshaphat sa palasyo niya sa Jerusalem na ligtas. Sinalubong siya ni Propeta Jehu na anak ni Hanani at sinabi, "Bakit tinulungan mo ang masama at inibig ang napopoot sa Panginoon? Dahil dito nagalit ang Panginoon sa iyo. Pero mayroon ding mabuti sa iyo. Inalis mo sa Huda ang posteng simbolo ng Diyosang si Asyera at hinangad mo ang sumunod sa Diyos." Pumili si Jehoshaphat ng mga hukom. Nakatira si Jehoshaphat sa Jerusalem, pero pinupuntahan niya ang mga tao mula sa Beersheba hanggang sa bulubunduki ng Efraim para hikayatin silang manumbalik sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang ninuno. Naglagay siya ng mga hukom sa bawat napapadirang lungsod ng Huda. Sinabi niya sa kanila, "Mag-isip muna kayo ng mabuti bago kayo humatol, dahil hindi kayo hahatol para sa tao kundi para sa Panginoon, na siyang sumasa inyo sa tuwing magbibigay kayo ng hatol. Gumalang kayo sa Panginoon at humatol kayo ng mabuti, dahil hindi pinapayagan ng Panginoon na ating Diyos ang kawalan ng katarungan, ang paghatol ng may kinikilingan at ang pagtanggap ng suhol." Naglagay din sa Jerusalem si Jehoshaphat ng mga Levita, mga pari, at mga pinuno ng pamilya ng mga Israelita sa pagdinig ng mga kaso na may kinalaman sa kautusan ng Panginoon at mga alitan. At sila'y tumira sa Jerusalem. Ito ang utos niya sa kanila, "Kailangang maglingkod kayo ng tapat at buong puso na may paggalang sa Panginoon. Kung may kaso na dumating sa inyo mula sa mga kababayan ninyo sa kahit saang lungsod na may kinalaman sa pagpatay o paglabag sa mga utos at mga tuntunin, balaan niyo sila na huwag magkasala sa Panginoon, dahil kung hindi, ipapataw niya ang kanyang galit sa inyo at sa kanila. Gawin niyo ito para hindi kayo magkasala. Kung may mga kaso tungkol sa Panginoon na hindi niyo maayos, si Amaraya na punong pari ang siyang mag-aayos nito. At kung may kaso tungkol sa gobyerno na hindi niyo maayos, si Zebadiah na anak ni Ishmael na pinuno ng lahi ni Huda ang siyang mag-aayos nito. Ang mga Levita ay tutulong sa inyo para matiyak na mapapairal ang hustisya. Magpakatapang kayo sa paggawa ng inyong mga tungkulin. Naway samahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng matuwid." Tinalo ni Jehoshaphat ang Moab at Ammon. Ikadalawampung kabanata. Pagkatapos, nakipaglaban ang mga Moabita at mga Ammonita kasama ng ibang mga Meyoneo kay Jehoshaphat. May mga taong pumunta kay Jehoshaphat at nagsabi, "Napakarami pong sundalo ang papalapit upang lusubin kayo. Sila'y galing sa Edom, sa kabilang bahagi ng dagat na patay. Naroon sila sa Hazazon Tamar, na tinatawag ding En-Gedi." Natakot si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon. At nag-utos siya na mag-ayuno ang lahat ng taga-Huda. Kaya nagtipon ang mga tao mula sa lahat ng bayan ng Huda upang humingi ng tulong sa Panginoon. Tumayo si Jehoshaphat sa harapan ng mamamayan ng Huda at ng Jerusalem, doon sa harap ng templo ng Panginoon, sa harapan ng bagong bakuran nito, at nagsabi, "O Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, kayo po ang Diyos na nasa langit. Kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo. Makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo. O Diyos namin, hindi ba't itinaboy niyo po ang mga nakatira sa lupaing ito sa pamamagitan ng inyong mga mamamayan? At hindi ba ibinigay niyo po ito sa kanila na mga lahi ni Abraham na inyong kaibigan para maging kanila magpakailanman? Nakatira po sila rito at pinatayuan ng templo para sa karangalan ng inyong pangalan. Sinabi nila, kung may sakunang darating sa amin gaya ng labanan, kasamaan o taggutom,
tatayo kami sa inyong presensya sa harap ng templong ito, kung saan pinararangalan kayo. Hihingi kami ng tulong sa inyo sa aming kahirapan, at pakikinggan niyo kami, at ililigtas. Ngayon nilulusob kami ng mga tao mula sa Amon, Moab at bundok ng Seir. Noon ang mga teritoryo nila ay hindi niyo pinapayagang sakupin ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Kaya umiwas ang mga Israelita sa kanila at hindi sila nilipol. Pero ngayon, masdan niyo po ang iginanti nila sa amin. Nilulusob nila kami para itaboy kami sa lupain na inyo pong ibinigay sa amin bilang mana. O Diyos namin, hindi niyo po ba sila parurusahan? Sapagkat wala kaming kakayahang humarap sa napakaraming sundalo na lumulusob sa amin. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin, pero nagtitiwala po kami sa inyo. Habang nakatayo roon ang lahat ng lalaking taga-Huda, kasama ang kanilang mga asawa't anak at kanilang mga sanggol, pinatnubayan ang espiritu ng Panginoon si Jahaziel na nakatayo roon kasama nila. Si Jahaziel ay anak ni Zacarias. Si Zacarias ay anak ni Binaya. Si Binaya ay anak ni Jeiel. At si Jeiel ay anak ni Matanaya na Levita at mula sa angka ni Asaph. Sinabi ni Jahaziel, "Makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayong nakatira sa Huda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Bukas puntahan niyo sila. Makikita niyo sila na aahon sa ahunan ng Ziz sa dulo ng kapatagan na papuntang disyerto ng Jeruel. Hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo. Maghanda lang kayo at magpakatatag at masdan niyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kayong mga taga-Huda at taga-Jerusalem, huwag kayong matakot o manghina. Harapin niyo sila bukas at ang Panginoon ay sasama sa inyo." Lumuhod si Jehoshaphat at ang lahat ng taga-Huda at taga-Jerusalem sa pagsamba sa Panginoon. Pagkatapos, tumayo ang ibang mga Levita mula sa mga pamilya ni Kohat at Kora at nagpuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa napakalakas na tinig. Kinabukasan ng maagang maaga pa, pumunta si na Jehoshaphat sa disyerto ng Tekoa. Habang naglalakad sila, huminto si Jehoshaphat at nagsabi, "Pakinggan niyo ako, kayong taga-Huda at taga-Jerusalem. Maniwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang propeta at magtatagumpay kayo." Pagkatapos niya makipag-usap sa mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit para mauna sa kanila at umawit sa Panginoon upang pakurihan siya sa kanyang banal na presensya. Ito ang kanilang inaawit, "Pasalamatan ang Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan." At nang nagsimula silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita at mga tagabundok ng Seir. Nilusob ng mga Amonita at Moabita ang mga sundalo ng mga tagabundok ng Seir at nilipol silang lahat. Pagkatapos nilang pumatay, sila naman ang nagpatayan. Pagdating ng mga sundalo ng Huda sa mataas na bahagi ng disyerto, nakita nila ang mga bangkay ng mga kalaban nila na nakahandusay sa lupa. Wala kahit isang buhay. Kaya pinuntahan ito ni Jehoshaphat at ng mga tauhan niya at sinamsam ang kanilang mga ari-arian. Marami ang kanilang nasamsam na mga gamit, mga damit at iba pang mahahalagang bagay na halos hindi na nila madala. Inabot sila ng 3 araw sa pagsamsam dahil sa sobrang dami ng mga ari-arian. Nang 4th na araw, nagtipon sila sa lambak ng Beraka kung saan nagpuri sila sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong lambak ng Beraka hanggang ngayon. Pagkatapos, bumalik sila sa Jerusalem na pinangunahan ni Jehoshaphat. Masaya sila dahil pinagtagumpay sila ng Panginoon sa kanilang mga kalaban. Pagdating nila sa Jerusalem, dumiretso sila sa templo ng Panginoon na tumutugtog ng mga alpa, lira at mga trumpeta. Nang marinig ng lahat ng kaharian kung paano nakipaglaban ang Panginoon sa mga kalaban ng Israel, natakot sila. Kaya may kapayapaan ang kaharian ni Jehoshaphat dahil binigyan siya ng kanyang Diyos ng kapayapaan sa kanyang paligid. Ang katapusan ng paghahari ni Jehoshaphat. Iyon ang paghahari ni Jehoshaphat sa Huda.
siya ay 35 taong gulang na maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Azuba, na anak ni Silhi. Sinunod niya ang pamumuhay ng ama niyang si Asa. Matuwid ang kanyang ginawa sa paningin ng Panginoon. Pero hindi niya inalis ang mga sambahan sa matataas na lugar, at ang mga tao ay hindi pa rin naging tapat sa pagsunod sa Diyos ng kanilang ninuno. Ang iba pang salaysay sa paghahari ni Jehoshaphat, mula simula hanggang sa katapusan, ay nakasulat sa mga aklat ni Jehu na anak ni Hanani, nakasama sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Pero sa mga huling bahagi ng paghahari ni Jehoshaphat sa Huda, nakipag-alyansa siya kay Haring Ahazayah ng Israel na isang masamang tao. Nagkasundo sila na magpagawa ng mga barko na pangnegosyo. Ipinagawa nila ito sa pier ng Ezion Geber. Sinabi ni Eliezer na anak ni Dodabahu na taga Maresha kay Jehoshaphat, "Dahil kumampi ka kay Ahazayah, gigibain ko ang ipinagawa ninyo." Kaya nagiba ang barko at hindi ito nakapaglakbay. Ika-21 Kabanata. Nang mamatay si Jehoshaphat, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Jehoram ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang mga kapatid ni Jehoram ay sina Azariah, Jehiel, Zacharias, Azariahu, Mikael, at Shephataya. Silang lahat ang anak ni Haring Jehoshaphat ng Huda. Binigyan sila ni Jehoshaphat ng maraming regalo na pilak at ginto, mahahalagang bagay, at mga napapadirang lungsod sa Huda. Pero si Jehoram ang kanyang ipinalit bilang hari, dahil siya ang panganay. Ang paghahari ni Jehoram sa Huda. Nang matatag na ang paghahari ni Jehoram sa kaharian ng kanyang ama, ipinapatay niya ang lahat ng kanyang kapatid, pati ang ibang mga opisyal ng Huda. Si Jehoram ay 32 taong gulang na maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 8 taon. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga hari ng Israel, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Ahab, dahil ang kanyang napangasawa ay anak ni Ahab. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero dahil sa kasunduan ng Panginoon kay David, hindi niya nilipol ang angkan ni David. Nangako siya kay David na hindi mawawalan si David ng angkan na maghahari magpakailanman. Nang panahon ng paghahari ni Jehoram, nagrebelde ang Edom sa Huda at pumili sila ng sarili nilang hari. Kaya pumunta si Jehoram at ang kanyang mga opisyal sa Edom, dala ang lahat niyang karwahe. Pinalibutan siya at ang commander ng kanyang mga mangangarwahe ng mga taga-Edom. Pero kinagabihan, sinalakay nila ang mga Edomita at nakatakas sila. Hanggang ngayon, nagre-rebelde pa rin ang Edom sa Huda. Sa panahon ding iyon, nagrebelde rin ang Libna sa Huda dahil itinakwil ni Jehoram ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Nagpatayo siya ng mga sambahan sa mga bulubundukin ng Huda na siyang dahilan ng pagsamba ng mga taga-Jerusalem at taga-Huda sa mga Diyos-Diyosan. Pinadalhan ni Propeta Elias si Jehoram ng sulat na nagsasabi, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Hindi mo sinunod ang pamumuhay ng iyong amang si Jehoshaphat o ng iyong lolo na si Asa na naging hari rin ng Huda. Sa halip sinunod mo ang pamumuhay ng mga hari ng Israel. Hinikayat mo ang mga taga-Huda at mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ni Ahab. Pinatay mo rin ang iyong sariling mga kapatid na mas mahusay pa sa iyo. Kaya ngayon parurusahan ka ng Panginoon, ikaw at ang iyong mamamayan, mga anak, mga asawa, at ang lahat ng iyong ari-arian. Matinding parusa ang ipapadala niya sa inyo. Ikaw mismo ay magtitiis ng malubhang karamdaman sa tiyan hanggang sa lumabas ang iyong bituka." Pagkatapos pinalusob ng Panginoon laban kay Jehoram ang mga Filisteo at ang mga Arabo na nakatira malapit sa Ethiopia. Nilusob nila ang Huda at sinakop at sinamsam ang mga ari-arian sa palasyo ng hari, pati ang kanyang mga asawa at anak. Ang bunso lang niyang anak na si Ahazayah ang hindi nadala. Pagkatapos noon, pinahirapan ng Panginoon si Jehoram ng karamdaman sa tiyan na walang kagalingan. At pagkalipas ng 2 taon, lumabas ang kanyang bituka
dahil sa karamdaman at namatay siya sa sobrang sakit. Hindi nagsindi ng apoy ang kanyang mamamayan sa pagpaparangal sa kanya, tulad ng kanilang ginawa sa kanyang mga ninuno. Si Jehoram ay 32 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 8 taon. Nang mamatay siya, walang nagluksa sa kanya. Inilibing siya sa lungsod ni David, pero hindi sa libingan ng mga hari. Ang paghahari ni Ahazaya sa Huda. 22 kabanata. Si Ahazaya na bunsong anak ni Jehoram ang iniluklok ng mga mamamayan ng Jerusalem na kanilang hari, sapagkat ang ibang mga anak ni Jehoram ay pinagpapatay ng mga tulisang Arabo na lumusob sa Huda. Kaya naghari sa Huda si Ahazaya na anak ni Haring Jehoram. Si Ahazaya ay 22 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 1 taon. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Omri. Sumunod din si Ahazaya sa pamumuhay ng sambahayan ni Ahab, dahil hinikayat siya ng kanyang ina sa paggawa ng kasamaan. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng sambahayan ni Ahab, dahil pagkatapos mamatay ng kanyang ama, naging tagapayo niya ang mga miyembro ng sambahayan ni Ahab. Sinunod niya ang payo nila na kumampi kay Joram na anak ni Haring Ahab ng Israel. Sumama siya kay Joram sa pakikipaglaban kay Haring Hazael ng Aram. Naglaban sila sa Ramoth Gilead at nasugatan si Joram. Kaya umuwi siya sa lungsod ng Jezreel para magpagaling ng sugat niya. Habang naroon siya, dinalaw siya ni Haring Ahazaya ng Huda. Ang pagdalaw ni Ahazaya kay Joram ay ginamit ng Diyos para lipulin si Ahazaya. Nang naroon si Ahazaya sa Jezreel, tinulungan niya si Joram para makipaglaban kay Jehu, na anak ni Nimsi. Si Jehu ang pinili ng Panginoon para lipulin ang sambahayan ni Ahab. Habang nililipol ni Jehu ang sambahayan ni Ahab, nakita niya ang mga opisyal ng Huda at ang mga anak ng mga kamag-anak ni Ahazaya na sumama kay Ahazaya, at pinagpapatay niya sila. Pagkatapos, hinanap ng mga tauhan ni Jehu si Ahazaya at nakita nila ito na nagtatago sa lungsod ng Samaria. Dinala siya kay Jehu at pinatay. Siya'y inilibing nila dahil sabi nila, apo siya ni Jehoshaphat, ang taong dumulog sa Panginoon ng buong puso. Wala ni isang naiwan sa mga miyembro ng pamilya ni Ahazaya ang may kakayahang maghari. Si Atalia at si Joash. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahazaya, nagpasya siyang patayin ang lahat ng miyembro ng pamilya ng hari ng Huda. Pero iniligtas ni Jehosheba ang anak ni Ahazaya na si Joash nang papatayin na ito at ang iba pang mga anak ng hari. Si Jehosheba ay kapatid ni Ahazaya at anak na babae ni Haring Jehoram at asawa ng paring si Jehoyada. Itinago niya si Joash at ang kanyang yaya sa isang silid sa templo, kaya hindi siya napatay ni Atalia. Sa loob ng 6 taon, nakatago sa templo ng Panginoon si Joash, habang si Atalia ang namamahala sa kaharian at lupain. Ika-23 kabanata. Nang 7 taon, gumawa na ng hakbang si Jehoyada. Gumawa siya ng kasunduan sa 5 commander ng 100-daang sundalo. Sila'y sina Azariah na anak ni Jehoram, Ishmael na anak ni Jehohanan, Azariah na anak ni Obed, Maaseya na anak ni Adaya, at Elishaphat na anak ni Zikri. Umikot sila sa buong Huda para tipunin ang mga Levita at ang mga pinuno ng mga pamilya. Pagdating ng mga tao sa Jerusalem, pumunta sila sa templo at gumawa ng kasunduan kay Joash na anak ng hari. Sinabi ni Jehoyada sa mga tao, ito na ang panahon na ang anak ng hari ay dapat maghari. Nangako ang Panginoon na palaging mayroon sa angkan ni David na maghahari. Ngayon, ito ang gagawin ninyo. Ang isa sa 3 grupo ng pari at levita na nagbabantay sa araw ng pamamahinga ay magbabantay sa mga pintuan ng templo. Ang pangalawa sa 3 grupo nila ay magbabantay sa palasyo ng hari. At ang huli sa 3 grupo ay magbabantay sa pintuan ng sur.
ang iba'y doon sa bakuran ng templo ng Panginoon. Walang papasok sa templo ng Panginoon, maliban lang sa mga pari at mga levita na naglilingkod sa oras na iyon. Pwede silang pumasok dahil itinalaga sila para sa gawaing ito. Pero ang iba'y kailangang sa labas lang magbabantay, ayon sa utos ng Panginoon. Dapat bantayang mabuti ng mga levita ang hari, na nakahanda ang kanilang mga sandata, at susundan nila siya, kahit saan siya magpunta. Ang sinumang papasok sa templo, na hindi pari o levita, ay dapat patayin. Ginawa ng mga levita at ng mga taga-Huda ang iniutos ng paring si Jehoyada. Tinipo ng mga commander ang mga tauhan nila, na nagbabantay sa araw ng pamamahinga, pati rin ang mga hindi nagbabantay sa araw na iyon. Hindi muna pinauwi ni Jehoyada ang mga levita, kahit tapos na ang kanilang takdang oras. Pagkatapos, binigyan ni Jehoyada ang mga commander ng mga sibat at ng malalaki at maliliit na pananggalang na pag-aari noon ni Haring David na itinago sa templo ng Panginoon. Pinapwesto niya ang mga armadong lalaki sa palibot ng templo at ng altar para protektahan ang hari. Pagkatapos, pinalabas ni Jehoyada at ng kanyang mga anak si Joash na anak ng hari at kinoronahan. Binigyan siya ng kopya ng mga tuntunin tungkol sa pamamahala ng hari at idineklara siyang hari. Pinahiran siya ng langis para ipakita na siya na ang hari at sumigaw agad ang mga tao. Mabuhay ang hari! Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga tao na tumatakbo at nagsisigawan para papurihan ang hari, pumunta siya sa kanila roon sa templo ng Panginoon at nakita niya roon ang bagong hari na nakatayo malapit sa haligi sa may pintuan ng templo. Nasa tabi ng hari ang mga commander at ang mga taga-trumpeta at ang lahat ng tao roon ay nagsasaya at nagpapatunog ng mga trumpeta. Ang mga mang-aawit ay nangunguna sa pagpupuri sa Diyos na tumutugtog ng mga instrumento. Nang makita itong lahat ni Atalia, tinunit niya ang kanyang damit sa sama ng loob at sumigaw, "Mga traidor! Mga traidor!" Inutusan ni Jehoyada ang mga commander ng mga sundalo, "Dalhin ninyo sa labas si Atalia at patayin ang sinumang magliligtas sa kanya. Huwag niyo siyang patayin dito sa loob ng templo ng Panginoon." Kaya dinakip nila siya at dinala sa labas ng pintuan na dinadaanan ng mga kabayong papunta sa palasyo, at doon siya pinatay. Mga pagbabagong ginawa ni Jehoyada. Pagkatapos, gumawa ng kasunduan sina Jehoyada, ang mga tao at ang hari na magiging mamamayan sila ng Panginoon. Pumunta agad ang lahat ng tao sa templo ni Baal at giniba ito. Dinurog nila ang mga altar at mga diyos-diyosan doon at pinatay nila si Matan na pari ni Baal sa harapan ng mga altar. Pagkatapos, ipinagkatiwala ni Jehoyada sa mga paring levita ang pamamahala sa templo ng Panginoon, gaya ng ginawa ni David noon. Maghahandog sila ng mga handog na sinusunog ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises, at magsasaya at aawit ayon sa iniutos ni David. Nagpalagay din si Jehoyada ng mga gwardya ng pintuan ng templo ng Panginoon para walang makapasok na tao na itinuturing na marumi. Pagkatapos, isinama niya ang mga commander, ang mga kilalang tao, at ang lahat ng tao, at inihatid nila ang hari sa palasyo mula sa templo ng Panginoon. Doon sila dumaan sa hilagang pintuan at naupo ang hari sa kanyang trono. Nagdiwang ang mga tao at naging mapayapa na ang lungsod matapos patayin si Atalia. Ipinaayos ni Joash ang templo. Ika-24 na kabanata. Si Joash ay 7 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 40 taon. Ang ina niya ay si Zibiya na taga Beersheba. Matuwid ang ginawa ni Joash sa paningin ng Panginoon sa buong buhay ng paring si Jehoyada. Pumili si Jehoyada ng 2 asawa para sa kanya at nagkaroon siya ng mga anak na lalaki at babae. Pagkalipas ng ilang panahon, nagpa siya si Joash na ipaayos ang templo. Ipinatawag niya ang mga pari at mga levita at sinabi, "Pumunta kayo sa mga bayan ng Huda at kolektahin niyo ang mga buwis ng Israelita bawat taon para maipaayos natin ang templo ng ating Diyos." Pero hindi agad sumunod ang mga levita.
Kaya ipinatawag ni Haring Joash si Jehoyada, ang punong pari, at tinanong, "Bakit hindi mo kinolekta sa mga Levita ang buwis ng mga mamamayan ng Huda at ng Jerusalem? Hindi ba nag-utos si Moises sa mamamayan ng Israel na ibigay nila ito para sa tolda ng kahon ng kasunduan?" Ang mga anak ng masamang babaeng si Atalia ay pumasok noon sa templo ng Diyos at nanguha ng mga banal na kagamitan para gamitin sa pagsamba kay Baal. Kaya nag-utos si Haring Joash na gumawa ng kahon na paglalagyan ng pera at ilagay ito sa labas ng pintuan ng templo. Pagkatapos, naglabas siya ng pabalita sa Huda at sa Jerusalem na kailangang dalhin ng mga tao sa Panginoon ang kanilang buwis ayon sa iniutos ni Moises sa mamamayan ng Israel sa disyerto. Masayang nagbigay ang lahat ng opisyal at tao. Inihulog nila ang kanilang pera sa kahon hanggang mapuno ito. Kapag puno na ang kahon, dinadala ito ng mga Levita sa mga opisyal ng hari. Pagkatapos, binibilang ito ng kalihim ng hari at ang opisyal ng punong pari at ibinabalik nila ang kahon sa pintuan ng templo. Ginagawa nila ito araw-araw hanggang sa dumami ang koleksyon. Pagkatapos, ibinigay ni Haring Joash at Jehoyada ang pera sa mga tao na namamahala sa pag-aayos ng templo ng Panginoon at kumuha sila ng mga karpintero at manggagawang mahusay sa bakal at tanso. Napakasipag ng mga itinalaga sa mga trabaho, kaya naging mabilis ang paggawa. Naayos nila ang templo ng Diyos ayon sa orihinal na disenyo at mas pinatatag pa ito. Nang matapos ang trabaho, isinauli nila sa hari at kay Jehoyada ang sobrang pera at ginamit ito sa paggawa ng mga kagamitan sa templo ng Panginoon, ang mga ginagamit sa pagsamba, sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog, pati na ang mga mangkok at mga sisidlan na ginto at pilak. At habang nabubuhay si Jehoyada, nagpatuloy ang pag-aalay ng mga handog na sinusunog sa templo ng Panginoon. Nabuhay si Jehoyada ng mahabang taon at namatay siya sa edad na 130. Inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David dahil sa mabubuting ginawa niya sa Israel para sa Diyos at sa kanyang templo. Pero pagkatapos mamatay ni Jehoyada, pumunta ang mga opisyal ng Huda kay Haring Joash at hinimok siya makinig sa kanila. Nagpa siya sila na pabayaan na lang ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at sumamba sa posteng simbolo ng Diyosang si Asherah at sa iba pang mga Diyos-Diyosan. Dahil sa ginawa nila, nagalit ang Diyos sa Huda at sa Jerusalem. Nagpadala ang Panginoon ng mga propeta sa mga tao para pabalikin sila sa Kanya, pero hindi sila nakinig. Si Zacarias na anak ni Jehoyada na pari ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Tumayo siya sa harapan ng mga tao at nagsabi, "Ito ang sinabi ng Diyos, bakit hindi niyo sinusunod ang mga utos ng Panginoon? Hindi kayo uunlad kailanman. Dahil itinakwil niyo ang Panginoon, itatakwil din niya kayo." Nagplano ang mga opisyal na patayin si Zacarias. At sa utos ng hari, binato nila si Zacarias sa loob ng bakuran ng templo ng Panginoon at namatay ito. Kinalimutan ni Haring Joash ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Jehoyada na ama ni Zacarias. Sa halip, pinatay niya si Zacarias. Ito ang sinabi ni Zacarias nang naghihingalo na siya, "Sana'y pansinin ng Panginoon ang inyong ginawa at singilin niya kayo." Nang simula ng bagong taon, nilusob ng mga sundalo ng Aram ang Huda. Natalo nila ang Huda at ang Jerusalem at pinatay nila ang mga pinuno ng Huda. At dinala nila sa kanilang hari sa Damascus ang lahat ng kanilang nasamsam. Kakaunti lang ang mga sundalo ng Aram na lumusob kung ihahambing sa mga sundalo ng Huda. Pero ipinatalo sa kanila ng Panginoon ang Huda dahil itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Kaya dumating ang parusang ito kay Joash. Pag-alis ng mga taga-Aram, malubha ang mga sugat ni Joash. Pero nagplano ang kanyang mga opisyal na patayin siya dahil sa pagpatay niya sa anak ni Jehoyada na pari. Kaya pinatay nila siya sa kanyang higaan. Inilibing siya sa lungsod ni David, pero hindi sa libingan ng mga hari. Ang mga pumatay sa kanya ay sina Zabad na anak ng isang babaeng Amonita na si Shimeat, at si Jehozabad na anak ng isang babaeng Moabita na si Shimrit. Ang salaysay tungkol sa mga anak ni Joash, sa mga propesiya tungkol sa kanya, at sa pagpapaayos ng templo ng Diyos ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari.
at ang anak niyang si Amaziah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Amaziah sa Huda. Ika-25 kabanata. Si Amaziah ay 25 taong gulang nang siya ay naging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Jehoadin na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa ni Amaziah sa paningin ng Panginoon, pero hindi lubos ang pagsunod niya sa Panginoon. Nang matatag na ang paghahari ni Amaziah, ipinapatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari, pero hindi niya ipinapatay ang kanilang mga anak, dahil ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises, sinabi ng Panginoon, huwag papatayin ang mga magulang dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak, at ang mga anak ay hindi rin dapat patayin dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Papatayin lang ang tao dahil sa sarili niyang kasalanan. Tinipon ni Amaziah ang kanyang mga sundalo na mula sa Huda at Benjamin. Binukod-bukod niya sila ayon sa kanilang pamilya at nilagyan ng mga commander na mamamahala ng 100 at 100,000 sundalo. Pagkatapos, binilang niya ang kanyang mga sundalo na nasa 20 taong gulang pataas at ang bilang ay 300,000. Sila'y mahuhusay sa sibat at pananggalang. Kumuha rin siya ng 100,000 sundalo mula sa Israel. Nagbayad siya ng 3,500 kilong pilak bilang upa sa mga sundalo. Pero may isang lingkod ng Diyos na pumunta kay Amaziah at nagsabi, mahal na hari, huwag po kayong kumuha ng mga sundalong mula sa Israel, dahil ang bayang iyon ay hindi pinapatnubayan ng Panginoon. Ang mga mamamayan ng Ephraim ay hindi na tinutulungan ng Panginoon. Kung pasasamahin niyo po sila sa labanan, matatalo kayo, kahit makipaglaban pa kayo ng mabuti. Ang Diyos lang ang makapagpapanalo o makapagpapatalo sa inyo. Sinabi ni Amaziah sa lingkod ng Diyos, pero paano ang ibinayad kong 3,500 kilong pilak? Sumagot ang lingkod ng Diyos, higit pa po riyan ang ibibigay ng Panginoon sa inyo. Kaya pinauwi ni Amaziah ang mga sundalo na taga Ephraim. Umuwi sila na galit sa Huda. Buong tapang na lumusob si Amaziah at pinangunahan niya ang kanyang mga sundalo sa pagpunta sa lambak ng Asin, kung saan nakapatay sila ng 10,000 Edomita. Nakadakip pa sila ng 10,000 sundalo at dinala nila ito sa isang bangin at doon inihulog. Kaya nagkabali-bali ang buto ng mga ito. Samantala, ang mga sundalong pinauwi ni Amaziah at hindi pinasama sa labanan ay lumusob sa mga bayan ng Judea mula sa Samaria hanggang sa Beth Horon. Nakapatay sila ng 3,000 tao at maraming ari-arian ang kanilang sinamsam. Pagbalik ni Amaziah mula sa pagpatay sa mga Edomita, dinala niya ang mga diyos-diyosa ng mga Edomita. Ginawa niya itong sariling diyos, sinamba, at pinag-alayan ng mga handog. Kaya labis ang galit ng Panginoon kay Amaziah. Nagpadala siya ng propeta kay Amaziah para sabihin, bakit dumudulog ka sa mga diyos-diyosan na hindi nakapagligtas ng kanilang mga mamamayan sa iyong mga kamay? Habang nagsasalita ang propeta, sumagot ang hari, bakit mo ako pinapayuhan? Ginawa ba kitang tagapayo? Tumahimik ka, dahil kung hindi ipapapatay kita. Kaya tumahimik ang propeta pagkatapos niyang sabihin, tiyak nalilipulin ka ng Diyos, dahil sinamba mo ang mga Diyos-Diyosan at hindi ka nakinig sa akin. Matapos makipag-usap ni Haring Amaziah sa kanyang mga tagapayo, nagpadala siya ng mensahe sa hari ng Israel na si Jehoash na anak ni Jehoahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya si Jehoash na maglaban sila, pero sinagot siya ni Haring Jehoash sa pamamagitan ng kwentong ito. Doon sa Lebanon ay may halamang may tinik na nagpadala ng mensahe sa puno ng sedro. Ipakasal mo ang iyong anak na babae sa aking anak na lalaki. Pero may dumaang hayop mula sa gubat at tinapak-tapakan ang halamang may tinik. Amaziah, totoong natalo mo ang Edom at ipinagyabang mo ito. Pero mabuti pang huwag ka nalang makipaglaban sa amin. Manatili ka nalang sa iyong lugar. Bakit gustong-gusto mo ng gulo na magdadala lang ng kapahamakan sa iyo at sa Huda? Pero hindi nakinig si Amaziah dahil kumikilos ang Diyos para wasakin siya ni Jehoash dahil sa kanyang pagsamba sa mga diyos ng Edom.
kaya nilusob siya ni Haring Jehoas at ng mga sundalo nito. Naglaban sila sa Beth-Shemesh na sakop ng Huda. Natalo ng Israel ang Huda, at ang bawat sundalo ng Huda ay tumakas pa uwi sa kanilang bahay. Nadakip ni Haring Jehoas si Haring Amaziah roon sa Beth-Shemesh, at dinala niya siya sa Jerusalem. Pagkatapos, giniba ni Jehoas ang mga pader ng Jerusalem mula sa pintuan ng Ephraim hanggang sa sulok na pintuan na mga 600 talampakan ang haba. Kinuha niya ang lahat ng ginto, pilak, at kagamitan na nakita niya sa templo ng Diyos na iniingatan noon ni Obed-Edom. Kinuha rin niya ang mga kayamanan sa palasyo. Dinala niya ito at ang mga bihag pagbalik sa Samaria. Nabuhay pa si Haring Amaziah ng Huda ng 15 taon matapos mamatay si Haring Jehoas ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Amaziah mula sa simula hanggang sa katapusan ay nakasulat sa Aklat ng Kasaysayan ng mga Hari ng Huda at Israel. Matapos tumalikod ni Amaziah sa Panginoon, may mga taga-Jerusalem na nagplanong patayin siya. Kaya tumakas siya papunta sa bayan ng Lachish, pero nagpadala sila ng tao para sundan siya roon at patayin. Ikinarga sa kabayo ang bangkay niya, pabalik sa Jerusalem, at inilibing sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ang paghahari ni Uzziah sa Huda. 26 na kabanata. Ang ipinalit ng mga mamamayan ng Huda kay Amaziah bilang hari ay ang anak nitong si Uzziah, na 16 na taong gulang. Siya ang bumawi ng Elat at ang muling nagpatayo nito, matapos mamatay ang ama niyang si Amaziah. Si Uzziah ay 16 na taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 52 taon. Ang ina niya ay si Jecoliah na taga-Jerusalem. Matuwid ang ginawa ni Uzziah sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Amaziah. Dumulog siya sa Diyos ng panahon ni Zacarias na siyang nagturo sa kanya sa paggalang sa Diyos. Hanggat dumudulog siya sa Panginoon, binibigyan siya nito ng katagumpayan. Nakipaglaban siya sa mga Filisteo at winasak niya ang mga pader sa mga lungsod ng Gat, Jabne at Ashdod. Pagkatapos, nagpatayo siya ng bagong mga bayan malapit sa Ashdod at sa iba pang mga bayan ng Filisteo. Tinulungan siya ng Diyos sa kaniyang pakikipaglaban sa mga Filisteo, Meyuneo at sa mga Arabo na nakatira sa Gurbaal. Nagbabayad ng buwis ang mga Amonita sa kanya at naging tanyag siya hanggang sa Ehipto dahil naging makapangyarihan siya. Pinatatagpan ni Uzziah ang Jerusalem sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga tore sa sulok na pintuan, sa pintuan na nakaharap sa lambak at sa likuan ng pader. Nagpatayo rin siya ng mga tore sa ilang at nagpahukay ng mga balon na imbakan ng mga tubig dahil marami ang kanyang mga hayop sa mga kaburulan sa kanluran at sa kapatagan. May mga tauhan siya na nag-aalaga sa kanyang bukirin at ubasan, sa kabundukan at sa kapatagan, dahil mahilig siyang magtanim. May mahuhusay na sundalo si Uzziah na laging handa sa labanan. Sila'y binuo ni Jeiel na kalihim at Maaseya na opisyal sa ilalim ng pamamahala ni Hananiah na isa sa mga opisyal ng hari. Ang mga commander ng matatapang na sundalo ay ang mga pinuno ng mga pamilya na 2,600 lahat. Ang kabuoang bilang ng mga sundalo ay 307,500. Sila'y mahuhusay sa labanan at handa sa pagtulong sa hari laban sa mga kaaway niya. Binigyan sila ni Uzziah ng mga pananggalang, sibat, helmet, kasuot ang panangga ng katawan, pana, at tirador. Nagpagawa rin si Uzziah sa mahuhusay na manggagawa ng makina para gamitin sa pamamana at sa paghahagis ng malalaking bato mula sa mga tore at sa mga sulok ng mga pader. Naging tanyag si Uzziah kahit saan, dahil tinulungan siya ng Panginoon hanggang sa naging makapangyarihan siya. Pero nang naging makapangyarihan siya, naging mayabang siya. At ito ang nagpabagsak sa kanya. Hindi siya sumunod sa Panginoon na kaniyang Diyos, dahil pumasok siya sa templo ng Panginoon at personal na nagsunog ng insenso sa altar. Sinundan siya ni Azariah na punong pari at ng 80 matatapang na mga pari ng Panginoon at sinaway. Sinabi nila, "Uzziah,
hindi ka dapat magsunog ng insenso para sa Panginoon. Ang gawaing iyan ay para lang sa mga pari na mula sa angkan ni Aaron. Sila ang pinili ng Panginoon para magsunog ng insenso. Lumabas ka sa templo dahil hindi ka sumunod sa Panginoon. Hindi ka pagpapalain ng Panginoong Diyos. Labis na nagalit si Uzaya sa mga pari. At habang hawak niya ang sisidlan ng insenso sa may altar sa templo ng Panginoon, tinubuan ng malubhang sakit sa balat ang kanyang noo. Nang makita ni Azariah at ng mga kasama niyang pari na tinubuan ng malubhang sakit sa balat ang noo ni Uzaya, nagmadali silang ilabas ito. Hindi naman ito tumutol, sapagkat naramdaman niyang siya'y pinarusahan ng Panginoon. May malubhang sakit sa balat si Haring Uzaya hanggang sa araw na namatay siya. Nakatira siya sa isang bukod na bahay at hindi pinayagang makapasok sa templo. Si Jotham na anak niya ang siyang namahala sa palasyo at sa mga mamamayan ng Huda. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Uzaya mula sa simula hanggang sa katapusan ay isinulat ni Propeta Isaias na anak ni Amos. Nang mamatay si Uzaya, inilibing siya malapit sa libingan ng mga ninuno niyang hari. Hindi siya isinama sa kanila dahil may malubhang sakit siya sa balat. At ang anak niyang si Jotham ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jotham sa Huda. 27 kabanata. Si Jotham ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Ang ina niya ay si Jerusha na anak ni Zadok. Matuwid ang ginawa ni Jotham sa paningin ng Panginoon, gaya ng ama niyang si Uzaya. At mas matuwid pa siya dahil hindi niya ginaya ang kasalanang ginawa ng kanyang ama sa pamamagitan ng labag na pagpasok sa templo ng Panginoon. Sa kabila ng mga kabutihang ginawa ni Jotham, patuloy pa rin ang mga tao sa masasama nilang gawain. Si Jotham ang nagpatayo ng hilagang pintuan ng templo ng Panginoon at nagpaayos ng pader sa bulubundukin ng Ofel. Siya rin ang nagpatayo ng mga bayan sa bulubundukin ng Judea at nagpatayo ng mga pader at mga tore sa mga kagubatan. Nakipaglaban si Jotham sa mga Amonita at sa kanilang hari at tinalo niya sila. Sa taon ding iyon, nagbigay sa kanila ang mga Amonita ng 3,500 kilo ng pila, 30,000 sako ng trigo at 30,000 sako ng sebada. Ginawa nila ito hanggang sa 3 taon. Naging mas makapangyarihan pa si Jotham dahil matapat siyang sumunod sa Panginoon na kaniyang Diyos. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jotham, pati ang lahat ng kaniyang pakikipaglaban at mga ginawa, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel at Huda. Si Jotham ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Nang mamatay si Jotham, inilibing siya sa lungsod ni David at ang anak niyang si Ahaz ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Ahaz sa Huda. 28 kabanata. Si Ahaz ay 20 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon, hindi katulad ng ginawa ng kanyang ninuno na si David. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga hari ng Israel at gumawa ng metal na mga imahen ni Baal. Nagsunog siya ng mga handog sa lambak ng Ben-Hinnom at inihandog niya mismo sa apoy ang kanyang mga anak na lalaki. Sinunod niya ang kasuklam-suklam ng mga kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Nag-alay siya ng mga handog at nagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar, sa ibabaw ng bundok at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Kaya ibinigay siya ng Panginoon na kaniyang Diyos sa hari ng Aram. Tinalo siya ng mga Arameo at marami sa kaniyang mamamayan ang binihag sa Damascus. Ibinigay din siya sa hari ng Israel na pumatay ng marami sa kaniyang mamamayan. Sa isang araw lang, 120,000 sundalo ng Huda ang pinatay ni Haring Peka ng Israel na anak ni Remalia. Nangyari ito sa mga taga-Huda dahil itinakwil nila ang Panginoon
ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pinatay ni Zikri na isang matapang na sundalo ng Israel sina Maaseya na anak ni Haring Ahaz, Azrikam na tagapamahala ng palasyo, at Elkana na pangalawa sa hari. Binihag ng mga taga-Israel ang kanilang mga kadugo na taga-Huda, 200,000 asawa at mga anak. Sinamsam din nila ang mga ari-arian ng mga taga-Huda at dinala pa uwi sa Samaria. Pero nang dumating ang mga sundalo sa Samaria, sinalubong sila ni Oded na propeta ng Panginoon at sinabi, "Ipinaubaya sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos ang Huda dahil sa kanyang galit sa kanila. Pero labis ang ginawa ninyo. Pinagpapatay niyo sila ng walang awa at nalaman ito ng Panginoon doon sa langit. At ngayon gusto pa ninyong alipinin ang mga lalaki at mga babae na mula sa Jerusalem at sa iba pang lungsod ng Huda. Hindi ba't may kasalanan din kayo sa Panginoon na inyong Diyos? Makinig kayo sa akin. Galit na galit ang Panginoon sa inyo. Kaya pabalikin niyo ang inyong mga kadugo na inyong binihag." Ganito rin ang sinabi ng ibang mga pinuno ng Israel sa mga sundalo na dumating galing sa labanan. Ang mga pinuno ay sina Azaraya na anak ni Jehohanan, Berekia na anak ni Meshilemot, Jehizkia na anak ni Shalom, at Amasa na anak ni Hadlai. Ito ang sinabi nila sa mga sundalo, "Huwag niyong dalhin dito ang mga bihag na iyan, dahil pananagutan natin ito sa Panginoon. Dadagdagan niyo pa ba ang kasalanan natin? Marami na tayong kasalanan at galit na ang Panginoon sa Israel." Kaya pinakawalan ng mga sundalo ang mga bihag at isinauli ang kanilang ari-arian sa harapan ng mga pinuno at mga mamamayan. Pagkatapos, lumapit sa mga bihag ang 4 na pinuno na nabanggit at tinulungan ang mga bihag. Kumuha sila ng mga damit mula sa mga kagamitang nasamsam ng mga sundalo at ipinasuot ito sa mga hubad na bihag. Binigyan nila ang mga bihag ng mga damit, sandalyas, inumin at gamot. Ipinasakay nila sa mga asno ang mga mahina at dinala nila pabalik ang lahat ng bihag sa kani-kanilang mga kababayan. Doon nila sila iniwan sa Jericho, sa bayan ng mga palma. Pagkatapos, umuwi sila sa Samaria. Humingi ng tulong si Ahaz sa Assyria. Nang panahong iyon, humingi ng tulong si Haring Ahaz sa hari ng Assyria, sapagkat muling nilusob ng mga taga-Edom ang Huda at binihag ang ibang mga naninirahan dito. Bukod pa rito, nilusob din ng mga Filisteo ang mga bayan ng Huda na nasa kaburulan sa Kanluran at sa Negev. Naagaw nila ang Bet-Shemesh, Ayalon, Gederot, Soko, Timna at Gimzo, pati ang mga baryo sa paligid nito, at doon na sila nanirahan. Ibinaba ng Panginoon ang Huda dahil hinikayat ni Haring Ahaz ang mga mamamayan sa paggawa ng kasamaan at hindi siya sumunod sa Panginoon. Kaya pagdating ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria, ginipit niya si Ahaz sa halip na tulungan. Nanguha si Ahaz ng mga ari-arian sa templo ng Panginoon, sa palasyo, at sa mga bahay ng mga opisyal at ibinigay niya ito sa hari ng Assyria. Pero hindi ito nakatulong kay Ahaz. Sa panahon ng mga kahirapan ni Haring Ahaz, lalo pa siyang naging suwail sa Panginoon. Nag-alay siya ng mga handog sa mga diyos ng mga taga-Damascus na tumalo sa kanya, sapagkat sinabi niya, "Ang mga hari ng Aram ay tinulungan ng kanilang mga diyos, kaya maghahandog din ako sa mga diyos na ito, para tulungan din nila ako." Pero ang mga ito ang nagpahamak sa kanya at sa mga taga-Israel. Kinuha ni Ahaz ang mga kagamitan sa templo ng Diyos at ipinadurog ito. Ipinasara niya ang pintuan ng templo at nagpatayo siya ng mga altar sa bawat kanto ng Jerusalem. Nagpatayo rin siya ng mga sambahan sa matataas na lugar sa lahat ng bayan sa Huda para makapaghandog sa ibang mga Diyos. At labis itong nakapagpagalit sa Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Ahaz at sa kanyang pag-uugali mula sa simula hanggang sa katapusan ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Nang mamatay si Ahaz, inilibing siya sa lungsod ng Jerusalem, pero hindi sa libingan ng mga hari ng Israel. At ang anak niyang si Hezekiah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Hezekiah sa Huda. 29 na kabanata.
Si Hezekiah ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Abijah na anak ni Zacarias. Matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ninuno niyang si David. Sa unang buwan ng unang taon ng paghahari niya, pinabuksan niyang muli ang mga pintuan ng templo ng Panginoon at ipinaayos ito. Ipinatawag niya ang mga pari at ang mga levita at pinatipon sa loob ng bakuran sa bandang silangan ng templo. Sinabi niya sa kanila, "Pakinggan niyo ako, kayong mga levita. Linisin ninyo ang inyong mga sarili ngayon at linisin din ninyo ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Kunin niyo sa templo ang lahat ng bagay na itinuturing na marumi. Hindi naging tapat ang ating mga ninuno. Masama ang ginawa nila sa paningin ng Panginoon na ating Diyos at siya'y kanilang itinakwil. Pinabayaan nila ang kanyang templo at siya'y kanilang ang tinalikuran. Isinara nila ang mga pintuan sa balkonahe ng templo at pinatay ang mga ilaw. Hindi sila nagsunog ng insenso o nag-alay ng mga handog na sinusunog sa templo para sa Diyos ng Israel. Kaya nagalit ang Panginoon sa Huda at sa Jerusalem. At dahil sa kanyang parusa sa atin, pinandirihan, kinutya at minaliit tayo ng mga tao, gaya ng inyong nakikita ngayon. Namatay ang mga ninuno natin sa labanan at binihag ang ating mga asawa at anak. Pero ngayon, desidido akong gumawa ng kasunduan sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, para mawala ang matindi niyang galit sa atin. Kaya mga minamahal, huwag na kayong magpabaya. Kayo ang pinili ng Panginoon para tumayo sa kanyang presensya at para maglingkod at maghandog. Kaya nagsimula sa paggawa ang mga levita. Sa pamilya ni Kohat, sina Mahat na anak ni Amasai at Joel na anak ni Azariah. Sa pamilya ni Merari, sina Kish na anak ni Abdi at Azariah na anak ni Jehalelel. Sa pamilya ni Gershon, sina Jowa na anak ni Zima at Eden na anak ni Jowa. Sa angka ni Elizaphan, sina Shimri at Jael. Sa angka ni Asaph, sina Zacarias at Matanaya. Sa angka ni Heman, sina Jehiel at Shimei. Sa angka ni Jedutun, sina Shemaya at Uziel. Tinipon nila ang kanilang mga kadugong levita at nilinis nila ang kanilang sarili. Nilinis din nila ang templo ng Panginoon ayon sa iniutos ng hari. Sinunod nila ang sinabi ng Panginoon. Pumasok ang mga pari sa templo para linisin ito. Inilagay nila sa bakuran ng templo ang lahat na kanilang nakita na kagamitan na itinuturing na marumi at dinala ito ng mga levita sa lambak ng Kidron. Sinimulan nilang linisin ang templo sa unang araw ng unang buwan at ng ikawalong araw, umabot sila sa balkonahe ng templo. Ipinagpatuloy nila ang paglilinis sa loob pa ng walong araw at natapos nila ang paglilinis ng 16 na araw ng buwan na iyon. Pagkatapos, pumunta sila kay Haring Hezekiah at sinabi, "Mahal na Hari, nalinis na po namin ang buong templo ng Panginoon, pati ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog, at ang lahat po ng kagamitan nito, at ang mesa na pinaglalagyan po ng tinapay na inihahandog, at ang lahat ng kagamitan nito. Naibalik na rin po namin ang lahat ng kagamitan na tinanggal ni Haring Ahaz nang mga panahong hindi siya naging matapat sa Diyos. Nilinis na po namin ang mga ito at handa ng gamitin. Naroon na po ang mga ito ngayon sa harapan ng altar ng Panginoon." Kinabukasan, maaga pa'y tinipon na ni Haring Hezekiah ang mga opisyal ng lungsod at pumunta sila sa templo ng Panginoon. Nagdala sila ng 7 toro, 7 lalaking tupa, 7 batang tupa, at 7 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis para sa kanilang kaharian sa templo at sa mga mamamayan ng Huda. Inutusan ni Haring Hezekiah ang mga pari na mula sa angka ni Aaron para ihandog ang mga iyon sa altar ng Panginoon. Kaya kinatay ng mga pari ang mga toro at iwinisik ang dugo nito sa altar. Ganoon din ang ginawa sa mga lalaking tupa at sa mga batang tupa. Ang mga kambing na handog sa paglilinis ay dinala nila sa hari at sa mga tao at kanilang ipinatong ang kanilang mga kamay sa mga kambing. Pagkatapos, kinatay ng mga pari ang mga kambing at ibinuhos ang dugo nito sa altar.
bilang handog para sa paglilinis ng kasalanan ng lahat ng mga Israelita. Sapagkat nag-utos ang hari na mag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis para sa lahat ng Israelita. Pagkatapos, nagtalaga si Hezekiah ng mga Levita sa templo ng Panginoon na may mga pompyang, alpa at mga lira. Ito'y ayon sa utos ng Panginoon kay Haring David sa pamamagitan ni God na propeta ni David at kay propeta Nathan. Pumuesto ang mga Levita na may mga instrumento ni Haring David at ang mga pari na may mga trumpeta. At nag-utos si Hezekiah na ihandog sa altar ang mga handog na sinusunog. Habang naghahandog, umaawit ng mga papuri sa Panginoon ang mga tao na tinutugtugan ng mga trumpeta at iba pang mga instrumento ni Haring David ng Israel. Ang buong kapulungan ay lumuhod sa pagsamba sa Panginoon habang umaawit ang mga mang-aawit at nagpapatugtog ang mga taga-trumpeta hanggang sa maialay ang lahat ng handog na sinusunog. Pagkatapos ng paghahandog, lumuhod si Haring Hezekiah at ang lahat ng kasama niya at sumamba sa Panginoon. Nag-utos si Haring Hezekiah at ang kanyang mga opisyal sa mga Levita para purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga awit na ginawa ni Haring David at ni Asaph na propeta. Kaya umawit sila ng mga awit ng pagpupuri na may kagalakan habang nakayuko sila sa pagsamba sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ni Hezekiah, "Ngayong naihandog nyo na ang inyong sarili sa Panginoon, magdala kayo ng mga handog, kasama ang mga handog ng pasasalamat sa templo ng Panginoon." Kaya nagdala ang mga tao ng mga handog na ito sa templo ng Panginoon, at ang iba ay kusang loob na nag-alay ng mga handog na sinusunog. Ang bilang ng mga handog na sinusunog na dinala ng mga tao ay 70 toro, 100 lalaking tupa, at 200 batang tupa. Nagdala rin sila ng iba pang mga handog na 600 toro at 3,000 tupa at kambing. Pero kakaunti lang ang mga pari na nagkakatay ng mga hayop na ito. Kaya tumulong sa kanila ang mga kamag-anak nilang Levita hanggang matapos ang gawaing iyon at hanggang sa dumami na ang mga pari na naglinis ng kanilang sarili. Sapagkat mas matapat pa ang mga Levita sa paglilinis ng kanilang sarili kaysa sa mga pari, napakaraming handog na sinusunog, pati mga taba ng mga hayop na inihandog para sa mabuting relasyon, at mga handog na inuming inialay kasama ng mga handog na sinusunog. Sa ganitong paraan, muling naibalik ang mga gawain sa templo ng Panginoon, labis ang kagalakan ni Hezekiah at ng mga tao sa tulong na ginawa ng Diyos. Dahil dito'y nagawa nila ang lahat ng ito ng mabilis. Ang paghahanda para sa pista ng paglampas ng anghel. Ika-30 kabanata. Nagpadala si Hezekiah ng mensahe sa lahat ng mamamayan ng Israel at Huda, pati na sa mga mamamayan ng Ephraim at Manase. Inimbitan niya sila na pumunta sa templo ng Panginoon sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel bilang pagpaparangal sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nagpasya si Haring Hezekiah at ang kanyang mga opisyal at ang lahat ng mamamayan ng Jerusalem na ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel sa 2nd buwan. Dapat sana'y gaganapin ang pistang ito sa 1st buwan, pero kakaunti lang ang mga pari na naglinis ng kanilang sarili sa panahong iyon at hindi nagtipon ang mga tao sa Jerusalem. Nagustuhan ng hari at ng lahat ng mamamayan ang plano na pagdiriwang ng pista. Kaya nagpadala sila ng mensahe sa buong Israel, mula sa Beersheba hanggang sa Dan, na dapat pumunta ang mga tao sa Jerusalem sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sa mga nagdaang pagdiriwang, kakaunti lang ang nagsidalo, pero sinasabi ng kautusan na dapat dumalo ang lahat. Sa utos ng hari, pumunta nga ang mga mensahero sa buong Israel at Huda. Dala ang mga sulat mula sa hari at sa kaniyang mga opisyal. Ito ang nakasulat: "Mga mamamayan ng Israel, ngayong nakaligtas kayo sa kamay ng mga hari ng Assyria, panahon na para magbalik loob kayo sa Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaak at Jacob,
para bumalik din siya sa inyo. Huwag niyong tularan ang inyong mga ninuno at mga kamag-anak na hindi naging tapat sa Panginoon na kanilang Diyos, na dahil dito'y ginawa silang kasuklam-suklam ng Panginoon, gaya ng nakikita ninyo ngayon. Kaya huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong mga ninuno, kundi magpasakop kayo sa Panginoon. Pumunta kayo sa templo na kanyang pinabanal magpakailanman, at maglingkod kayo sa Panginoon na inyong Diyos, para mawala ang matindi niyang galit sa inyo. Sapagkat kung manunumbalik kayo sa Panginoon, kahahabagan ng mga bumihag ang inyong mga anak at mga kamag-anak, at pababalikin sila rito sa lupain. Sapagkat matulungin at mahabagin ang Panginoon na inyong Diyos, hindi niya kayo tatalikuran kung manunumbalik kayo sa Kanya. Pumunta ang mga mensahero sa bawat bayan sa buong Ephraim at Manase, hanggang sa Zebulun. Pero pinagtawanan lang sila at hinamak ng mga tao. Ngunit may ibang galing sa Asher, Manase, at Zebulun na nagpakumbaba at pumunta sa Jerusalem. Kumilos din ang Panginoon sa mga taga-Huda para magkaisa sila sa pagtupad ng utos ng hari at ng mga opisyal ayon sa utos ng Panginoon. Kaya nang ikalawang buwan, maraming tao ang nagtipon sa Jerusalem sa pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Inalis nila ang mga altar sa Jerusalem na pinaghahandugan para sa mga diyos-diyosan, pati ang mga altar na pinagsusunugan ng insenso, at itinapo nila ang lahat ng ito sa lambak ng Kidron. Nang ikalabing apat na araw ng ikalawang buwan, kinatay ng mga tao ang kanilang mga tupa para sa pista ng paglampas ng anghel. Ang mga pari at mga levita na marumi ay nahiya, kaya naglinis sila at nag-alay ng mga handog na sinusunog sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, pumuwesto sila sa kanilang mga lugar sa templo, ayon sa mga tuntunin sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos. Iwinisik ng mga pari sa altar ang dugo na dinala sa kanila ng mga levita. Dahil marami sa mga tao roon ang hindi naglinis ng kanilang sarili, ang mga levita ang siyang nagkatay ng tupa para sa kanila upang maihandog sa Panginoon. Karamihan sa mga pumunta na nagmula sa Ephraim, Manase, Isakar at Zebulun ay hindi naglinis ng kanilang sarili, pero kumain pa rin sila ng inihandog para sa pista ng paglampas ng anghel, kahit labag ito sa kautusan. Ngunit nanalangin si Hezekiah para sa kanila. Sinabi niya, "O Panginoon, sa inyo pong kabutihan, sana'y patawarin niyo po ang bawat tao na nagnanais na dumulog sa inyo, ang Diyos ng kanyang ninuno, kahit hindi po siya malinis, ayon sa mga tuntunin sa templo." Pinakinggan ng Panginoon si Hezekiah at pinatawad niya ang mga tao. Sa loob ng 7 araw, ang mga Israelita na naroon sa Jerusalem ay nagdiwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa nang may malaking kagalakan. Araw-araw umaawit ang mga levita at ang mga pari ng mga papuri sa Panginoon na tinutugtugan ng malalakas na instrumento na ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon. Pinuri ni Hezekiah ang lahat ng levita sa mabuting gawa na ipinakita nila sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nagpatuloy ang pagdiriwang nila sa loob ng 7 araw. Kinain nila ang kanilang bahagi sa mga handog at naghandog sila ng mga handog para sa mabuting relasyon at nagpuri sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pagkatapos, nagpasya ang buong kapulungan na magdiwang pa sila ng 7 araw. Kaya ginawa nila ito ng may malaking kagalakan. Nagbigay si Haring Hezekiah sa mga tao ng 1,000 toro, 7,000 tupa at kambing. Nagbigay din ang mga opisyal ng 1,000 toro at 10,000 tupa at kambing. Marami sa mga pari ang naglinis ng kanilang sarili. Masayang nagdiwang ang buong kapulungan ng Huda, ang mga pari, ang mga levita, at ang lahat ng nagtipon mula sa Israel, pati ang mga dayuhang naninirahan sa Israel at Huda. Labis ang kasayahan sa Jerusalem. Wala pang ganitong kasayahan na nangyari sa Jerusalem mula noong panahon na si Solomon na anak ni David ang hari sa Israel. Pagkatapos, nagsitayo ang mga pari at ang mga levita at binasbasan nila ang mga tao at pinakinggan ito ng Diyos sa langit sa kaniyang banal na tahanan.
ang mga pagbabagong ginawa ni Hezekiah. Ikatatlumpot isang kabanata. Pagkatapos ng pista, ang mga Israelita na nagsidalo roon ay nagpunta sa mga bayan ng Huda at pinagdudurog nila ang mga alaalang bato at pinagputol-putol ang mga posteng simbolo ng diyosang si Asyera. Giniba nila ang mga sambahan sa matataas na lugar sa buong Huda, Benjamin, Ephraim at Manase. Pagkatapos nilang gibain ang lahat ng ito, umuwi silang lahat sa kanilang mga bayan at lupain. Ipinagbukod-bukod ni Hezekiah ang mga pari at ang mga levita ayon sa kani-kanilang gawain sa templo ng Panginoon para mag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon, para magpasalamat at umawit ng mga papuri sa mga pintuan ng templo. Nagbigay si Hezekiah ng sarili niyang mga hayop para sa mga handog na sinusunog sa umaga at sa gabi, at para rin sa araw ng pamamahinga, sa pista ng pagsisimula ng buwan, at sa iba pang mga pista, ayon sa nakasulat sa kautusan ng Panginoon. Inutusan din niya ang mga tao na nakatira sa Jerusalem na ibigay sa mga pari at mga levita ang kanilang bahagi para makapaglingkod sila ng lubusan sa kautusan ng Panginoon. Nang maipaalam na ito sa mga tao, bukas palad na nagbigay ang mga Israelita ng unang ani ng kanilang trigo, bagong katas ng ubas, langis, pulot, at ng iba pang produkto ng lupa. Ibinigay nila ang ikapu ng lahat nilang produkto. Ang mga taga-Israel na lumipat sa Huda at ang mga taga-Huda ay nagbigay din ng ikasampung bahagi ng kanilang mga baka, tupa, at ng mga bagay na itinalaga nila sa Panginoon na kanilang Diyos at tinipon nila ito. Sinimulan nila ang pag-iipon ito ng ikatlong buwan at natapos sa ikapitong buwan. Nang makita ni Hezekiah at ng kaniyang mga opisyal ang mga nakatumpok na handog, pinuri nila ang Panginoon at ang mga mamamayan niyang Israelita. Tinanong ni Hezekiah ang mga pari at ang mga levita tungkol sa mga nakatumpok. Sumagot si Azariah, ang punong pari na mula sa angkan ni Zadok. Mula nang nagsimulang magdala ang mga tao ng kanilang mga handog sa templo ng Panginoon, nagkaroon na kami ng sapat na pagkain at marami pang sumobra dahil pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Nag-utos si Hezekiah na gumawa ng mga bodega sa templo ng Panginoon, at nangyari nga ito. At matapat na dinala roon ng mga tao ang kanilang mga handog, mga ikapu, at ang mga bagay na itinalaga nila sa Panginoon. Si Konaniah na isang levita ang siyang pinagkatiwalaan ng mga bagay na ito, at katulong niya ang kanyang kapatid na lalaki na si Shimei. Sina Jehiel, Azaziah, Nahat, Azael, Jerimoth, Jozabad, Eliel, Ismakiah, Mahat, at Benaya, ang mga tagapangasiwa sa ilalim ng pamamahala ni Konaniah at Shimei. Pinili sila ni Haring Hezekiah at Azariah na punong opisyal ng templo ng Diyos. Si Kore na anak ni Imna na levita na tagapagbantay sa silangang pintuan ng templo ang pinagkatiwalaan sa pamamahagi ng mga handog na kusang loob na ibinibigay sa Diyos at sa mga bagay na itinalaga sa Panginoon at ng mga banal na handog. Ang matatapat niyang katulong ay sina Eden, Minyamin, Jeshua, Shemaiah, Amariah, at Sekanayas. Pumunta sila sa mga bayan na tinitirhan ng mga pari na kanilang kadugo at ipinamahagi sa kanila ang kanilang bahagi sa mga handog ayon sa kanilang grupo at tungkulin, bata man o matanda. Binigyan ng lahat ng mga lalaki na nasa 3 taong gulang pataas ang edad na pumupunta sa templo para gawin ang kanilang araw-araw na gawain ayon sa tungkulin ng kani-kanilang grupo. Kasama na rin ang mga paring hindi nakalista sa talaan ng mga angkan ng mga pari. Sila at ang mga pari na nakalista sa talaan ng mga angkan ay binigyan ng kanilang bahagi, at ganoon din ang mga levita na nasa 20 taong gulang pataas na naglilingkod ayon sa tungkulin ng kani-kanilang grupo. Binigyan din ang mga pamilya ng mga levita, ang kanilang mga asawa, mga anak, pati ang maliliit nilang anak. Ginawa ito sa lahat ng levita na nakalista sa talaan ng kanilang angkan, sapagkat matapat din sila sa paglilinis ng kanilang sarili. Tungkol naman sa mga pari na angkan ni Aaron na nakatira sa mga bukirin sa palibot ng mga bayan at sa ibang mga bayan, may mga taong pinagkatiwalaan na mamigay ng kanilang bahagi at sa bahagi ng lahat ng levita na nakalista sa talaan
ng kanilang angkan. Ganoon ang ginawa ni Hezekiah sa buong Huda. Ginawa niya ang mabuti at ang tama, at naging tapat siya sa harapan ng Panginoon na kaniyang Diyos. Naging matagumpay siya dahil sa lahat ng ginawa niya sa templo ng Diyos at sa pagsunod niya sa kautusan. Dumulog siya sa kaniyang Diyos ng buong puso. Nilusob ng Assyria ang Huda. Ika-32 kabanata. Matapos magampanan ng tapat ni Hezekiah ang mga gawaing ito, nilusob ni Haring Sennacherib ng Assyria ang Huda. Tinambangan niya at ng kaniyang mga sundalo ang mga napapaderang lungsod dahil iniisip niyang masasakop niya ito. Nang makita ni Hezekiah na pati ang Jerusalem ay lulusubin ni Sennacherib, kinausap niya ang kaniyang mga opisyal at mga pinuno ng kaniyang mga sundalo. Nagkaisa silang patigilin ang pagdaloy ng mga bukal sa labas ng lungsod. Kaya nagtipon sila ng maraming tao at tinambakan nila ang mga bukal at lambak na dinadaluyan ng tubig sa lupain. Sapagkat sinabi nila, pagdating dito ng mga hari ng Assyria, kakapusin sila ng tubig. Pagkatapos, pinatibay pa ni Hezekiah ang kaniyang mga depensa sa pamamagitan ng pagpapaayos ng mga pader at pagpapatayo ng mga tore. Pinalibutan pa niya ng isa pang pader ang lungsod at pinatambakan ng lupa ang mababang bahagi ng lungsod ni David. Nagpagawa rin siya ng maraming armas at mga pananggalang. Nagtalaga siya ng mga pinuno sa mga tao at ipinatipon niya sila sa plaza malapit sa pintuan ng lungsod. Pinalakas niya ang kanilang loob. Sinabi niya, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa hari ng Assyria o sa marami niyang sundalo. Sapagkat higit na makapangyarihan ang sumasa atin kaysa sa kanya. Mga tao lang ang kasama niya. Pero tayo, kasama natin ang Panginoon na ating Diyos. Siya ang tutulong sa atin at makikipaglaban para sa atin. Kaya tumatag ang mga tao dahil sa sinabi ni Haring Hezekiah ng Huda. Habang nilulusob ni Haring Sennacherib at ng kanyang mga sundalo ang lungsod ng Lachish, isinugo niya ang kanyang mga opisyal sa Jerusalem para sabihin ito kay Haring Hezekiah at sa mga mamamayan doon. Ito ang sinabi ni Haring Sennacherib ng Assyria, ano ba ang inaasahan ninyo? At nananatili pa rin kayo sa Jerusalem kahit pinalilibutan na namin kayo. Sinabi ni Hezekiah sa inyo na ililigtas kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa kamay ng hari ng Assyria, pero iniligaw lang niya kayo para mamatay kayo sa gutom at uhaw. Hindi ba't si Hezekiah mismo ang nagpagiba ng mga sambahan ng Panginoon sa matataas na lugar, pati ng mga altar nito? Nag-utos pa siya sa inyong mga taga-Huda at Jerusalem na sa isang altar lang kayo sumamba at magsunog ng mga handog. Nalalaman niyo kung anong ginawa ko at ng aking mga ninuno sa mga mamamayan ng ibang mga bansa. Nailigtas ba sila ng kanilang mga Diyos mula sa aking mga kamay? Wala ni isa man sa mga Diyos ng mga bansa na nilipol ko ng lubusan o ng aking mga ninuno ang nakapagligtas sa kaniyang mga mamamayan mula sa aking mga kamay. Makakapagligtas ba sa inyo ang inyong Diyos mula sa aking mga kamay? Huwag kayong magpaloko kay Hezekiah. Huwag kayong makinig sa kanya. Dahil walang Diyos sa kahit saan mang bansa o kaharian ang nakapagligtas sa kanyang mga mamamayan mula sa aking mga kamay o sa kamay ng aking mga ninuno, at lalong-lalo na ang inyong Diyos. May idinagdag pang masamang mga salita ang mga opisyal ni Sennacherib laban sa Panginoong Diyos at sa kanyang lingkod na si Hezekiah. Nagpadala pa si Haring Sennacherib ng mga sulat para insultuhin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ito ang sulat niya. Ang mga Diyos ng ibang mga bansa ay hindi na iligtas ang kanilang mga mamamayan mula sa aking kamay. Kaya ang Diyos ni Hezekiah ay hindi rin maililigtas ang kanyang mga mamamayan mula sa aking mga kamay. Sinabi ito ng malakas ng mga opisyal ni Sennacherib sa wikang Hebreo para takutin ang mga mamamayan ng Jerusalem na nagtitipon noon sa may pader. At kapag natakot na ang mga tao, madali na nilang masasakop ang lungsod. Ang mga opisyal ay nagsabi ng masama laban sa Diyos ng Jerusalem, gaya ng kanilang sinabi laban sa mga Diyos ng ibang bansa na gawa lang ng tao. Nanalangin sina Haring Hezekiah at si Propeta Isaias na anak ni Amos sa Diyos sa langi.
at nagpadala ang Panginoon ng anghel na lumipol sa matatapang na sundalo, mga commander, at sa mga opisyal sa kampo ng hari ng Assyria. Kaya umuwi si Haring Sennacherib na labis na napahiya, at nang pumasok siya sa templo ng kaniyang Diyos, pinatay siya ng iba niyang mga anak sa pamamagitan ng espada. Kaya iniligtas ng Panginoon si Hezekiah at ang mga mamamayan ng Jerusalem sa kamay ni Haring Sennacherib ng Assyria at sa kamay ng iba pang mga kalaban. Binigyan niya sila ng kapayapaan sa kanilang paligid. Maraming tao ang nagdala ng mga handog sa Jerusalem para sa Panginoon. Nagdala rin sila ng mga mamahaling regalo kay Haring Hezekiah. Mula noon, pinarangalan si Hezekiah ng lahat ng bansa. Ang pagkakasakit ni Hezekiah. Nang panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah at halos mamatay na. Nanalangin siya sa Panginoon at binigyan siya ng Panginoon ng isang tanda na gagaling siya. Pero nagyabang si Hezekiah at binaliwala niya ang kabutihang ipinakita ng Panginoon sa kanya. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanya at sa mga mamamayan ng Huda at Jerusalem. Pagkatapos, nagsisi si Hezekiah sa kanyang pagmamalaki at ganoon din ang mga mamamayan ng Jerusalem. Kaya hindi ipinadama ng Panginoon ang kanyang galit sa kanila habang nabubuhay pa si Hezekiah. Si Hezekiah ay mayaman at tanyag. Nagpagawa siya ng mga bodega para sa kanyang mga pila, ginto, mamahaling bato, pampalasa, pananggalang, at iba pang mamahaling bagay. Nagpagawa rin siya ng mga bodega para sa kanyang mga trigo, bagong katas ng ubas at langis. Bukod pa rito, nagpagawa rin siya ng mga kulungan para sa kanyang mga hayop, dahil napakarami niyang hayop. Nagpatayo rin siya ng mga bayan, dahil binigyan siya ng Panginoon ng maraming kayamanan. Si Hezekiah ang nagutos na lagyan ng harang ang dinadaanan ng tubig na mula sa bukal ng Gihon, at padaluyin ito, papunta sa kanduran ng lungsod ni David. Nagtagumpay si Hezekiah sa lahat ng kaniyang ginawa, pero sinubok siya ng Diyos nang dumating ang mga opisyal mula sa Babylonia na nagkusisa tungkol sa kamanghamanghang nangyari sa Huda. Ginawa ito ng Diyos para malaman kung ano talaga ang nasa puso ni Hezekiah. Ang katapusan ng paghahari ni Hezekiah. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Hezekiah at ang pag-ibig niya sa Panginoon ay nakasulat sa pangitain ni Propeta Isaias na anak ni Amos, na bahagi ng aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Nang mamatay si Hezekiah, inilibing siya sa ibabaw na bahagi ng libingan ng mga angka ni David. Pinarangalan siya ng lahat ng mamamayan ng Huda at Jerusalem nang mamatay siya, at ang anak niyang si Manase ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Manase sa Huda. 33 kabanata. Si Manase ay 12 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 55 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Muli niyang ipinatayo ang mga sambahan sa matataas na lugar na ipinagiba ng ama niyang si Hezekiah. Nagpatayo rin siya ng mga altar para kay Baal at nagpagawa ng mga posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Sumamba siya sa lahat ng bagay sa langit. Nagpagawa pa siya ng mga altar sa templo ng Panginoon sa Jerusalem na ayon sa Panginoon ay ang lugar na kung saan pararangalan siya magpakailanman. Inilagay niya ang mga altar sa 2 bakura ng templo ng Panginoon para sambahin ang lahat ng bagay sa langit. Inihandog niya sa pamamagitan ng apoy ang kanyang mga anak sa lambak ng Ben-Hinnom. Ginawa rin niya ang mga ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam at nagtatanong siya sa mga espiritista na nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Napakasama ng ginawa niya at nakapagpagalit ito sa Panginoon. Inilagay niya sa templo ang imahe na kanyang ipinagawa kung saan sinabi ng Panginoon kay David at sa anak niyang si Solomon, "Pararangalan ako magpakailanman sa templong ito at sa Jerusalem, ang lugar na aking pinili mula sa lahat ng lugar ng mga lahi ng Israel.
Kung tutuparin lang ng mga mamamayan ng Israel ang lahat ng kautusan at tuntunin ko na ibinigay sa kanila ni Moises, hindi ko papayagang paalisin sila rito sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Pero hinikayat ni Manase ang mga mamamayan ng Juda at Jerusalem sa paggawa ng masama. At ang ginawa nila ay mas malala pa sa ginawa ng mga bansang ipinalipol ng Panginoon sa harap ng mga Israelita. Kahit binalaan ng Panginoon si Manase at ang kanyang mga mamamayan, hindi pa rin sila nakinig sa kanya. Kaya ipinalusob sila ng Panginoon sa mga sundalo ng Assyria. Binihag nila si Manase, nilagyan ng kawit ang kanyang ilong, kinadenahan at dinala sa Babylonia. Sa kanyang paghihirap, nagpakumbaba siya at nagmakaawa sa Panginoon na kanyang Diyos, na Diyos din ng kanyang mga ninuno. At nang nanalangin siya, pinakinggan siya ng Panginoon. Naawa ang Panginoon sa kanyang mga pagmamakaawa. Kaya pinabalik siya ng Panginoon sa Jerusalem at sa kaharian niya. At napagtanto ni Manase na ang Panginoon ang Diyos. Simula noon, ipinaayos ni Manase ang panlabas na pader ng lungsod ni David. Mula sa kanluran ng Gihon sa may lambak hanggang sa pintuan na tinatawag na isda, paliko sa bulubundukin ng Ofel. Pinataasan din niya ito. Pagkatapos, naglagay siya ng mga pinuno sa lahat ng napapadirang lungsod ng Juda. Ipinaalis niya ang mga diyos-diyosan ng taga-ibang bansa at ang imahen sa templo ng Panginoon. Ipinaalis din niya ang mga altar na ipinatayo niya sa burol na kinatatayuan ng templo at ang mga altar sa ibang bahagi ng Jerusalem at ipinatapon niya ito sa labas ng lungsod. Pagkatapos, ipinaayos niya ang altar ng Panginoon at pinag-alayan ng mga handog para sa mabuting relasyon at mga handog ng pasasalamat. Sinabihan niya ang mga mamamayan ng Juda na maglingkod sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ganoon paman, naghahandog pa rin ang mga tao sa mga sambahan sa matataas na lugar. Pero ang Panginoon lang na kanilang Diyos ang hinahandugan nila. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Manase, pati ang pananalangin niya sa Diyos at ang mga sinabi ng mga propeta sa kanya sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang panalangin niya at ang sagot ng Panginoon sa kanya, pati ang lahat niyang kasalanan at pagsuway sa Panginoon, ay nakasulat sa aklat ng mga propeta. Nakatala rin dito ang mga lugar na pinatayuan niya ng mga sambahan, mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah at ng iba pang mga diyos-diyosan, bago pa siya nagpakumbaba sa Diyos. Nang mamatay si Manase, inilibing siya sa palasyo niya, at ang anak niyang si Amon ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Amon sa Juda. Si Amon ay 22 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 2 taon. Masama ang ginawa ni Amon sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ni Manase na kanyang ama. Sinamba at hinandugan niya ang mga diyos-diyosan na ipinagawa ni Manase. Pero hindi tulad ng kanyang ama, hindi siya nagpakumbaba sa Panginoon. Sa halip, dinagdagan pa niya ang kanyang kasalanan. Nagplano ng masama ang mga opisyal ni Amon laban sa kanya, at pinatay siya sa palasyo niya. Pero pinatay ng mga mamamayan ng Juda ang lahat ng pumatay kay Haring Amon. At ang anak niyang si Josiah ang ipinalit nila bilang hari. Ang paghahari ni Josiah sa Juda. 34 na kabanata. Si Josiah ay 8 taong gulang na maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 31 taon. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon at sumunod siya sa pamumuhay ng ninuno niyang si David at hindi siya tumigil sa paggawa ng tama. Nang 8 taon ang paghahari niya, habang bata pa siya, nagsimula siyang dumulog sa Diyos ng kanyang ninunong si David. At noong 12 taon ng paghahari niya, nilinis niya ang Juda at Jerusalem sa pamamagitan ng pagpapagiba ng mga sambahan sa matataas na lugar ng mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah, ng mga diyos-diyosan at mga imahen. Ipinagiba rin niya ang mga altar para kay Baal at ang mga altar na pagsusunugan ng insenso sa tabi nito. Ipinadurog niya ang mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah, ang mga diyos-diyosan at ang mga larawan.
at isinabog sa libingan ng mga taong naghandog sa mga ito. Ipinasunog din niya ang mga buto ng mga pari na dayuhan sa mga altar na pinaghahandugan ng mga ito. Sa ganitong paraan, nilinis niya ang Huda at Jerusalem. Ganito rin ang ginawa niya sa mga bayan ng Manase, Ephraim, Simeon, at hanggang sa Naphtali, pati sa ibang mga bayan sa paligid nito. Ipinagiba niya ang mga altar at ang mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah, at ipinadurog ang mga diyos-diyosan at ang mga altar na pagsusunugan ng insenso. Pagkatapos niyang gawin ito sa buong Israel, umuwi siya sa Jerusalem. Natagpuan sa templo ang aklat ng kautusan. Sa 18 taon ng paghahari ni Josiah, matapos niyang ipalinis ang lupain at ang templo, nagpasya siyang ipaayos ang templo ng Panginoon na kanyang Diyos. Ipinagkatiwala niyang ipagawa ito sa kanyang kalihim na si Shaphan na anak ni Azaliah, sa gobernador ng Huda na si Maaseya, at sa tagapamahala ng mga kasulatan ng kaharian na si Jowa na anak ni Jowahaz. Sila'y pumunta kay Hilkiah na punong pari para ibigay ang pera na dinala ng mga tao sa templo ng Diyos. Ang pera ay kinolekta ng mga levita na nagbabantay sa pintuan ng templo mula sa mga mamamayan ng Manase, Ephraim, at sa natitirang mga mamamayan ng Israel, at sa mga mamamayan ng Huda at Benjamin, pati na sa Jerusalem. Pagkatapos, ibinigay ang pera sa mga tao na pinagkatiwala ang mamahala sa pag-aayos ng templo ng Panginoon, at ginamit nila ito sa pag-upa ng mga manggagawa. Ang ibang pera ay ibinigay nila sa mga manggagawa para ibili ng mga batong tabasna at ng mga kahoy para sa biga ng templo na pinabaya ang magiba ng mga hari ng Huda. Naging matapat ang mga manggagawa sa kanilang trabaho. Pinamahalaan sila ng 4 na levita na sina Jahat at Obadayas na mula sa angkan ni Merari at Zacarias at Meshulam na mula sa angkan ni Kohat. Nasa ilalim ng kanilang pamamahala ang mga manggagawa na may iba't ibang trabaho. Mahuhusay magsitugtog ng mga instrumento ang mga levita, at ang iba sa kanila ay mga kalihim, mga dalubhasa sa pagsulat ng mga dokumento, at mga tagapagbantay ng mga pintuan ng templo. Nakita ang aklat ng kautusan. Habang kinukuha ang pera na kinolekta sa templo ng Panginoon, nakita ni Hilkiah na pari ang aklat ng kautusan ng Panginoon na ibinigay sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises. Ibinalita niya kay Shaphan na kalihim ng hari na nakita niya ang aklat ng kautusan sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, ibinigay niya ito kay Shaphan at dinala ito ni Shaphan sa hari. Sinabi niya agad sa hari, "Kaming mga opisyal ay ginawa ang lahat ng ipinagawa niyo sa amin. Kinuha namin ang pera sa templo ng Panginoon at ibinigay sa mga pinagkatiwalaan sa pag-aayos ng templo." Sinabi pa niya sa hari, "May ibinigay sa aking aklat si Hilkiah na pari," at binasa niya ito sa harapan ng hari. Nang marinig ng hari ang nakasulat sa kautusan, pinunit niya ang kanyang damit sa hinagpis. Nag-utos agad siya kina Hilkiah, Ahikam na anak ni Shaphan, Abdon na anak ni Mikas, Shaphan na kalihim, at Asaya na kanyang personal na lingkod. Sinabi niya, "Magtanong kayo sa Panginoon para sa akin at para sa mga naiwang mamamayan ng Israel at Huda tungkol sa nakasulat sa natagpuang aklat. Matindi ang galit ng Panginoon sa atin dahil hindi natupad ang mga nakasulat sa aklat." Kaya pumunta si Hilkiah at ang mga kasama niya sa isang propetang babae na si Hulda na nakatira sa bagong bahagi ng Jerusalem. Si Hulda ay asawa ni Shalom na anak ni Tokat at apo ni Hasra. Si Shalom ang nagbabantay ng mga damit sa templo. Sinabi ni Hulda sa kanila, "Sabihin niyo sa mga tao na nagpadala sa inyo sa akin na ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Lilipulin ko ang lugar na ito at ang mga mamamayan nito, ayon sa nakasulat sa aklat na binasa sa inyong harapan. Ipapakita ko ang galit ko sa lugar na ito at hindi ito titigil dahil itinaboy ako ng aking mga mamamayan at sumamba sila sa ibang mga Diyos. Ginalit nila ako sa kanilang mga ginawa. Pero sabihin ninyo sa hari ng Huda na nagpadala sa inyo para magtanong sa Panginoon na hindi siya dapat mabahala sa mensaheng ito. Dahil ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinakinggan ko ang panalangin mo dahil nagsisika at nagpakumbaba sa harapan ko nang marinig mo ang sinabi ko laban sa lugar na ito at sa mga naninirahan dito.
Pinunit mo pa ang iyong damit at umiyak sa harapan ko dahil sa pagsisisi. Kaya ako, ang Panginoon, ay nagsasabing habang buhay ka pa, hindi darating ang paglipol na ipapadala ko sa lugar na ito at sa mga naninirahan dito. Mamamatay ka ng mapayapa. At sinabi nila sa hari ang isinagot ni Hulda. Nangakong tutuparin ni Josiah ang utos ng Diyos. Pagkatapos, ipinatawag ni Haring Josiah ang lahat ng tagapamahala ng Huda at Jerusalem. Pumunta siya sa templo ng Panginoon, kasama ang lahat ng mamamayan ng Huda at Jerusalem, mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa. Sumama rin ang mga pari at mga levita. Binasa sa kanila ni Josiah ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ng Diyos na nakita sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, tumayo si Josiah sa tabi ng haligi na madalas tayuan ng hari at gumawa siya ng kasunduan sa presensya ng Panginoon. Nasusundin niya ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos, katuruan at tuntunin ng buong puso't kaluluwa. Nangako siyang tutuparin niya ang mga ipinapatupad ng kasunduan ng Diyos na nakasulat sa aklat. At sinabi rin niya sa mga mamamayan ng Jerusalem at Benjamin na mangako sila na tutuparin nila ang kasunduan ng Diyos. Kaya sinunod nila ang kautusan ng Diyos, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pagkatapos, ipinaalis ni Josiah ang lahat ng kasuklam-suklam ng mga Diyos-Diyosan sa buong lupain ng Israel at pinaglingkod ang mga tao sa Panginoon na kanilang Diyos. Habang buhay siya, sinunod nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Ipinagdiwang ni Josiah ang pista ng paglampas ng anghel. Ika-35 kabanata. Nang ika-14 na araw ng unang buwan, nagdiwang si Haring Josiah ng pista ng paglampas ng anghel sa Jerusalem bilang pagpaparangal sa Panginoon. Nagkatay sila ng tupa para sa pistang ito. Binigyan ni Josiah ang mga pari ng kanilang tungkulin sa templo ng Panginoon at pinatatag niya sila sa kanilang paglilingkod. Binigyan din niya ng mga tungkulin ang mga levita na tagapagturo sa Israel na itinalaga sa paglilingkod sa Panginoon. Sinabi niya sa kanila, nailagay na ang banal na kahon sa templo na ipinatayo ni Solomon na anak ni David at hindi niyo na kailangang dalhin ito palagi. Kaya gamitin niyo ang inyong panahon sa paglilingkod sa Panginoon na inyong Diyos at sa mga mamamayan niyang Israelita. Gawin niyo ang mga tungkulin ninyo sa templo ayon sa grupo ng inyong mga pamilya. Sundin niyo ang nakasulat na mga tuntunin ni Haring David ng Israel at ng anak niyang si Solomon. Umwesto kayo sa templo ayon sa inyong grupo at tumulong sa mga pamilya na naghahandog na ipinagkatiwala sa inyo. Maglinis kayo at maghanda ng inyong sarili sa paglilingkod sa inyong mga kababayan. Pagkatapos, katayin niyo ang mga tupa para sa pista ng paglampas ng anghel. Sundin niyo ang mga utos ng Panginoon sa inyo sa pamamagitan ni Moises. Personal na nagbigay si Josiah ng 30,000 tupa at kambing at 3,000 baka para sa handog ng mga tao sa panahon ng pista ng paglampas ng anghel. Kusa ding nagbigay ang mga opisyal ni Josiah sa mga tao, mga pari at mga levita. Ang mga tagapamahala ng templo na sina Hilkiah, Zacharias at Jehiel ay nagbigay sa kapwa nila pari ng 2,600 tupa at kambing at 300 baka bilang handog sa pista. Ang mga pinuno ng mga levita na si Konanaya, ang kanyang mga kapatid na sina Shemaya at Netanel, si Hashabaya, Jehiel at Jozabad ay nagbigay sa kapwa nila levita ng 5,000 tupa at kambing at 500 baka bilang handog sa pista. Nang handa na ang lahat para sa pista, umwesto ang mga pari at mga levita sa templo ayon sa gawain ng kani-kanilang grupo dahil sa utos ng hari. Kinatay ng mga levita ang mga tupa at kambing at ibinigay ang dugo sa mga pari. Iwinisik ito ng mga pari sa altar habang binabalatan ng mga levita ang mga hayop. Pagkatapos, ipinamahagi nila sa mga tao ayon sa grupo ng kanilang mga pamilya ang mga handog na sinusunog para ihandog sa Panginoon ayon sa nakasulat sa aklat ni Moises. Ganoon din ang ginawa nila sa mga baka at nilitson nila ang mga hayop na pampista ayon sa nakasulat sa kautusan
at inilaga ang mga banal na mga handog sa mga palayok, mga kaldero at mga kawali, at ipinamahagi agad nila sa mga tao. Pagkatapos nito, naghanda ang mga Levita ng pagkain para sa kanilang sarili at sa mga pari, dahil ang mga paring mula sa angka ni Aaron ay abala sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog at ng mga taba ng hayop hanggang magtakip silim. Ang mga musikero na mula sa angka ni Asaph ay naroon sa kanilang pwesto sa templo ayon sa tuntunin na ibinigay ni na David, Asaph, Heman at Jedutun na propeta ng hari. Ang mga gwardya ng pintuan ay hindi na umalis sa kinalalagyan nila dahil ang kapwa nila Levita ang siyang naghanda ng kanilang pagkain. Nang araw ding iyon, natapos ang buong seremonya para sa pista ng paglampas ng anghel na ipinagdiwang para sa Panginoon, pati ang pag-aalay ng mga handog na sinusunog na iniutos ni Haring Josiah. Ipinagdiwang ng mga Israelitang dumalo sa pistang ito at ang pista ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. Mula ng panahon ni Samuel, hindi na ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel na tulad nito. Hindi nakapagdiwang ang mga nakalipas na mga hari gaya ng pagdiriwang ni Haring Josiah at ng mga pari, mga Levita, mga mamamayan ng Jerusalem at ng mga mamamayan ng Juda at Israel. Ipinagdiwang ang pista noong 18th year ng paghahari ni Josiah. Ang pagkamatay ni Josiah. Pagkatapos ng mga ginawa ni Josiah para sa templo, pinangunahan ni Haring Necho ng Ehipto ang kanyang mga sundalo sa pakikipaglaban doon sa Carchemish, sa may ilog ng Euphrates. Pumunta roon si Josiah at ang kanyang mga sundalo para makipaglaban kay Necho. Pero nagsugo si Necho ng mga mensahero kay Josiah at sinabi, "Ano ang pakialam mo, Haring Josiah? Hindi ikaw ang nilulusob ko, kundi ang bansang nakikipaglaban sa akin. At sinabi ng Diyos sa akin na bilisan ko ang paglusob. Kasama ko ang Diyos, kaya huwag mo akong kalabanin, dahil baka wasakin ka niya." Ngunit hindi nagbago ng isip si Josiah. Ipinasya niyang lumaban. Hindi siya naniwala sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Necho. Sa halip, nagbalat kayo siya at umalis para labanan si Necho sa kapatagan ng Megiddo. Pinana si Josiah at nasugatan siya. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, "Ilayo niyo ako rito dahil malubha ang sugat ko." Kaya kinuha nila siya sa kanyang karwahe at dinala sa Jerusalem. Namatay siya roon at inilibing sa libingan ng mga ninuno niya. Nagluksa para sa kanya ang lahat ng mamamayan ng Juda at Jerusalem. Gumawa si Jeremias ng mga awit ng pagluluksa para kay Josiah. At hanggang ngayon, inaawit ito ng mga mang-aawit sa pag-alaala sa kanya. Ang mga awit ng pagluluksa ay palaging inaawit sa Israel at nakasulat sa aklat ng mga pagluluksa. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Josiah mula sa simula hanggang sa wakas ay nakasulat sa kasulatan ng kasaysayan ng mga hari ng Israel at Juda. Nakasulat din dito ang tungkol sa pagmamahal ni Josiah sa Panginoon na ipinakita niya sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Ang paghahari ni Jehoahaz sa Juda. 36 na kabanata. Ang anak ni Josiah na si Jehoahaz ang ipinalit ng mga tao na hari sa Jerusalem. Si Jehoahaz ay 23 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan. Tinanggal siya sa kanyang trono ni Haring Necho ng Ehipto at pinagbayad ni Necho ang mga taga-Juda ng buwis na 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto. Dinalang bihag ni Necho si Jehoahaz sa Ehipto at ginawa niyang hari ng Juda at Jerusalem si Eliakim na kapatid ni Jehoahaz. Pinalitan niya ang pangalan ni Eliakim na Jehoiakim. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Juda. Si Jehoiakim ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 11 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon na kaniyang Diyos. Nilusob siya ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at kinadenahan at dinala sa Babylonia.
Dinala rin ni Nebuchadnezzar sa Babylonia ang ibang mga kagamitan ng templo ng Panginoon at inilagay sa kanyang palasyo. Ang ibang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoiakim at ang mga kasuklam-suklam at masasamang bagay na ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel at Juda. At ang anak niyang si Jehoiakim ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Juda. Si Jehoiakim ay 18 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan at 10 araw. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sa pagsisimula ng taon, binihag ni Haring Nebuchadnezzar si Jehoiakim sa Babylonia. Pinagkukuha niya ang mga mamahaling ari-arian sa templo ng Panginoon at ginawa niyang hari ng Juda at Jerusalem ang tiyuhin ni Jehoiakim na si Zedekiah. Ang paghahari ni Zedekiah sa Juda. Si Zedekiah ay 21 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 11 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon na kaniyang Diyos at hindi siya nagpakumbaba kay Jeremias na propeta ng Panginoon. Nagrebelde rin siya kay Haring Nebuchadnezzar kahit pinanumpa siya nito sa pangalan ng Diyos na hindi siya maghihimagsik sa kanya. Naging matigas ang puso ni Zedekiah at ayaw niyang manumbalik sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Gayon din ang lahat ng punong pari at ang mga mamamayan ay hindi naging tapat sa Diyos. Sinunod nila ang kasuklam-suklam na mga ginagawa ng ibang mga bansa at dinungisan ang templo ng Panginoon na itinalagang banal sa Jerusalem. Ang pagkawasak ng Jerusalem. Laging nakikipag-usap sa kanila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta, dahil naawa siya sa kanila at sa kaniyang templo. Pero hinamak nila ang mga propeta ng Diyos, pinagtawanan, at binaliwala ang kanilang mga mensahe. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanila, at wala nang makakapigil sa kanya. Ipinalusob niya ang mga taga-Babylonia sa kanila. Pinatay ng mga taga-Babylonia ang kanilang mga kabataang lalaki, kahit sa templo. Wala silang awa kahit kanino man, lalaki man o babae, bata man o matanda, sakitin man o hindi. Ipinaubaya ng Diyos ang lahat niyang mamamayan kay Nebuchadnezzar. Dinala ni Nebuchadnezzar sa Babylonia ang lahat ng kagamitan sa templo ng Diyos, maliliit at malalaki, at ang lahat ng kayamanan ng templo, ng hari, at ng kanyang mga opisyal. Pagkatapos, sinunog nila ang templo ng Diyos at tinibag ang pader ng Jerusalem. Sinunog din nila ang lahat ng matitibay na bahagi ng lungsod at giniba ang lahat ng mamahaling bagay. Dinalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia ang mga Israelita na hindi namatay, at ang mga ito ay naging alipin niya at ng kanyang mga anak hanggang sa naging makapangyarihan ang kaharian ng Persya. Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na magiging mapanglaw ang lupain at makakapagpahinga ito sa loob ng 70 taon. Pinabalik ni Cyrus ang mga Israelita sa kanilang lupain. Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persya, tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa pamamagitan ni Jeremias. Hinipo niya ang puso ni Cyrus para gumawa ng isang pahayag. Isinulat ito at ipinadala sa kanyang buong kaharian. Ito ang mensahe ni Haring Cyrus ng Persya. Ibinigay sa akin ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian dito sa mundo. At pinagkatiwalaan niya ako sa pagpapatayo ng templo para sa kanya roon sa Jerusalem na sakop ng Juda. Kayong lahat ng mamamayan ng Diyos, bumalik na kayo sa inyong lupain at naway samahan kayo ng Panginoon. Ezra. Pinabalik ni Haring Cyrus ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Unang Kabanata. Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persya, tinupad ng Panginoon ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Jeremias. Hinipo niya ang puso ni Cyrus para gumawa ng isang pahayag. Isinulat ito at ipinadala sa buong niyang kaharian. Ito ang mensahe ni Haring Cyrus ng Persya. Ibinigay sa akin ng Panginoon ang Diyos ng kalangitan,
ang lahat ng kaharian dito sa mundo at ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapatayo ng templo para sa kanya roon sa Jerusalem na sakop ng Juda. Kayong lahat na mamamayan ng Diyos, bumalik na kayo sa Jerusalem at muli ninyong ipatayo roon ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na nakatira sa lungsod na iyon. At samahan niya sana kayo. Ang mga natitirang tao sa mga lugar na tinitirhan niyong mga Israelita ay dapat tumulong sa inyong paglalakbay. Magbibigay sila ng mga pilak at ginto, mga kakailanganing bagay, mga hayop at pagtulong na kusang loob para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. May mga Israelitang hinipo ng Panginoon para bumalik sa Jerusalem, kaya naghanda silang pumunta roon para ipatayo ang templo ng Panginoon. Kasama sa kanila ang mga pinuno ng mga pamilyang mula sa mga lahi ni Juda at ni Benjamin, pati ang mga pari at ang mga levita. Ang ibang mga tao ay tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gamit na gawa sa pilak at ginto, mga kakailanganing bagay, mga hayop, iba pang mga mamahaling bagay, at pagtulong na kusang loob para sa templo. Ibinalik din sa kanila ni Haring Cyrus ang mga gamit sa templo ng Panginoon na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar sa Jerusalem at dinala sa templo ng mga diyos-diyosan niya. Ipinagkatiwala ito ni Haring Cyrus kay Mitredat na ingat yaman ng kaharian niya. Binilang ito ni Mitredat at ibinigay ang listahan kay Sheshbazzar, ang gobernador ng Juda. Ito ang bilang ng mga gamit. Mga gintong bandihado 30, mga pilak na bandihado 1,000, mga kutsilyo 29, mga gintong mangkok 30, mga pilak na mangkok 410, iba pang mga gamit 1,000. Sa kabuuan, may mga 5,400 gamit na ginto at pilak. Dinala lahat ito ni Sheshbazzar nang bumalik siya sa Jerusalem mula sa Babylonia, kasama ng ibang mga bihag.